Oh, then ayun na. Wala naman sa plano pero naging instrumento siya, brother. Bakit? Because nung naging DJ ako, naging way ko siya para to proclaim the word of God, no? So, naging instrument yung radio para yung program ko kasi, brother, is nagbibigay ng advice for the family, relationship. Para kasi Dr. Love. Yes, parang ganun. Naka-TL si the drama special effect, ganun. Para so, Papa Jack, mga ganyan, ha? Yeah, parang ganun, di ba? So, napapasok ko yung mga Bible verse, napapasok ko yung advice, no? So, nagagamit ko siya, di ba? Meron pa tayong mga other kind of demonic infestation, na ginagamit. Infestation, no? Like suicide, no? Isa to sa mga demonic na action din and effect, no? Tinitrigger yung tao na mag-suicide, to think na siya lang mag-isa, wala nang Diyos, wala nang ibang tutulong sa'yo. So, ano pang gagawin mo dyan? Mag-suicide ka na. So, ito yung, ito yung madalas. Simula yung faith mo, no? So, even though I was, a baptized Catholic, yung faith ko is not actually, hindi nagsastart sa family. Kasi they are not active. Kabaliktaran. Ako ang nagdadala sa kanila ngayon. Diba? Baliktad eh. Yes, tapos nag-start siya because when I was in college, no. Ito yung nag-join na ako sa mga ministry sa simbahan, nag-join na ako sa mga activities, sa mga BYD, ayan. Diyan na nagsimula na nagiging active na ako sa church hanggang na-meet ko yung isang grupo, yung Armor ni Brad Wayne Cartujano sa Archdiocese of Capiz. Doon talaga na in-love ako. Doon nagsimula. Bro, doon nagsimula yung pagiging pag-in love ko sa Bible, no? Nung naka-attend ako ng Bible study, yung apologetic, yung mga student mo niyan, 'di ba? Pero ang ginagawa ko kasi, brother, kailangan mong umalis doon sa traditional na pagtuturo at pumunta ka sa modernong pagtuturo. Kailangan mo siyang i-press. The same doctrines, kasi nasa modern evangelization na tayo, sa new age, new evangelization. Mula doon, parehong doktrina, pareho ng konsepto, parehong tinuturo, iba nga lang ang pamamaraan. Iba yung delivery mo. Kasi pag hindi mo sinundan itong mga kabataan, or kahit sinong tao, anumang age yan, pag hindi mo sila tiningnan kung sino yung audience mo, hindi mo makukuha ang attention mo. Kaya every time na nagtutok ako, pag nasa loob ako ng classroom, iba approach ko. Iba approach ko sa kanila. Pag nasa labas ako at nagbibigay ng talk, tinitingnan ko yung audience ko. Always kong tinatanong, sino ang audience? Ano ang age? Pag bata yan, mga kids, iba ang strategy ko. Pag matanda yan, iba rin ang strategy ko. Same doctrines, same teachings, different strategy. Ganito mo sila makukuha. And for the catechist, para sa mga catechista natin, ito yung challenge din sa mga youth. Pag biglang may hindi ka nais-nais, o bigla na lang may mga ganyang et cetera ang kalagayan. So, kaya kailangan ng prayer. Pero sa classroom, pag nagtuturo ka, may mga ganun din bang pangyayari na experience kang ganyan? Oh yes! Actually, kanina. Palagi? Kanina. I believe naman eh, kahit hindi naman super grabe yung nangyayari, pero yes, minsan dinadaan ko siya sa ganung explanation. And just like kanina, in today kasi our topic sa Rel Ed or Religious Education 2 for their second semester of the senior high school is Sacrament of Confirmation. Kung saan, alam naman natin, the Sacrament of Confirmation is the Sacrament of the Holy Spirit. So, kanina nagdi-discuss na kami, fruits of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit, tapos biglang yung mga yung pinto, bigla na nang babagsak, alam mo yun? Tapos sinasabi ko sa mga bata, ganyan talaga kapag ang topic natin ay Espiritu Santo, may kaawa. Walang yan. Hangin yan. Walang hangin. Walang hangin na tayo sa amin. So, ayan, ginagamit ko na lang din siya as explanation din sa mga bata na, you know, ang kalaban ng ang kalaban ng Espiritu Santo, kapag tinatapik mo talaga si Lord, kapag seryoso kayong lahat, kapag focus kayong lahat, talagang gagawa yan ng paraan to distract us.
Magkapatislak ba kayo? Ginagan. Oo. Pero may na-experience kang kunyari, yung, di ba, madalas na sa mga classroom, may mga tapos na-experience mo na yun, yung biglang may mga ganun. Biglang may ano. Nasasaliban yung mga ganyan. Meron kami mga student na, may mga case, no? May mga student na nagsasabi na meron silang na-feel, tapos bigla silang magwawala, no? But sa amin kasi, same with the exorcist na mga pare, before kami magpatawag ng praise, kailangan kami din na teacher is, kailangan marunong din kaming mag-address kung talagang ito ay kailangan talaga ng pare or something na mayroon siyang problem in the family na nagiging epekto bakit nagiging paranoid yung bata. Ang pinaka-blessed ng dito, brother, is ako is a relative teacher and well active tayo sa simbahan and our vice principal yes and our vice principal is actually an ex-seminarian and also a nice. master siya sa religious education major philosophy graduate so aware na siya or hindi na bago sa kanya kapag may mga ganitong ganap. So, pag mayroong mga student na nagsasabi na, ma'am, may ganito, may maganyan, kami naglalakad lang kami ng normal. Alam mo yung parang normal lang siyang problem sa school. Tapos sila nagmamadali, nag-uunahan. Sabi ko, okay, lakad lang tayo. O, anong nangyari? O, kamusta ka? Pero yung parang hysteria, wala pa na experience sa ganun? Wala pa naman. Hysteria na... O, wala pa naman. Oo. Wala pa naman sa awa ng Diyos. Pero may other, 'di ba? May other. Well, ang effect naman ng devil is not only in possession, 'di ba? Meron pa tayong mga other kind of demonic infestation. Na infestation, no? Like suicide, no? Isa 'to sa mga demonic na action din in effect, no? Tinitrigger yung tao na mag-suicide, to think na siya lang mag-isa, wala nang Diyos, wala nang ibang tutulong sa'yo, so anong pang gagawin mo dyan? Mag-suicide ka na. So ito yung, ito yung madalas. Sa mga estudyante mo? Yes, especially brother, sa panahon natin ngayon, ito yung pinaka-problem ng kabataan. And makikita mo na yung possession, hindi siya sa amin. Wala siya dito sa school. Pero yung other demonic na obsession, dyan mo siya makikita. Dyan mo siya makikita. Mm. So, at least sa awa ng Diyos, no, aware, marami sa amin yung aware din sa mga teachers, marami din yung naging aware na sa ganito. So, naa-address siya. No, natutulungan yung bata. Amen. At pag may mga ganong situation, dito muna sa amin, we tried our best na maayos dito. Then, if we see na parang kailangan na ng pare, alam mo yun, may spiritual aspect na siya, iaakit namin siya sa pare. No? Kasi since we are a Catholic school, meron kami, may exorcist kayo dyan? Din. Yep. Actually, meron kami. Miss mo dyan. Miss mo sa aming school. Wow. May isa kaming pare na exorcist. Oo. Kaya, easy lang. And, sa awa rin ng Diyos, nandito rin naka-assign sa amin yung Diocesan Youth Director. And nasa amin. Diocesan Youth Director. So, parang may mga parang aalalay kapag kailangan ng counseling, pag kailangan ng exorcism, spiritual warfare. Meron. May pare kami. Oo, kasi mga kabataan ngayon, mga pina-follow yan. Taylor Swift. Oh, may mga sila. Games. May mga games sila. Yeah. Oo. Pero si Taylor Swift, real talk, witch talaga yan. Wala pa akong nababasa. May isang exorcist na nagsabi na yun sa mga concerts niya, gumagawa siya ng ritual. So, delikado. Siyempre, sasabihin ng mga follower niya, supporters and fans, hindi naman yan, masyadong OA. Pero, kung titignan mo at bubuksan mo, makikita mo, oo nga. Diyan sa TikTok napakadami din yung mga witchcraft, tinuturo na rin diyan ng mga spells. YouTube. Paano yumaman, paano magka-boyfriend. Ang dami. Lahat accessible. Yes, ang social media ginagamit na para maipalaganap yung mga ganito. But actually bro, aside from the social media, ang isa rin na tinitira or nagiging instrument actually ng devil para magkaroon ng attachment.
dito sa mga bata, kahit sinong tao, is the family. Pamilya. Mm. Pamilya talaga. Kasi, tama. You know, oo, may isang pare nagsabi, pag sa isalot ng pamilya, wala ang Diyos. Sino ang nandyan? Pag absent ang Diyos, wala siya doon. Itaning. Wala siya doon sa loob ng pamilya. Sino nandoon? Diba? Siyempre yung kaaway ng Diyos. Other diba? Side, oo. Kasi pag other void yan, may mag-feel dyan. Oo. Yes, oo. Pag walang laman yan, talagang, okay, bakante to. O sige, pasukan natin to. Diba? Okay. Tama. So iba na yung, iba na yung, iba na yung kumukontrol sa family. And doon magsisimula kasi may mga hatred na, may mga sira na, may mga lamat na between the relationship ng mga parents and children. Doon na magsisimula yung hatred. Itatatak na lang sa bawat member ng family na, okay, wala kang kwenta. Hindi ka mahal ng family mo. Diyan magsisimula yan, brother. Kasi yan yung titirahin din ng demonyo talaga. Yung pamilya. Kasi, di ba, our family consider as the domestic church. Dito magsisimula yung vocation. Dito magsisimula yung pag-aaral mo. Dito tutubo yung pananampalataya mo. So, sa, yes, lahat-lahat magsisimula sa loob ng pamilya. Kaya dito yung pinaka sisimulan din ng demonyo. Kasi, pag nasira niya yung pamilya, tutuloy na yan eh. Tutuloy na yan. So, aside from the social media, aside from the peers, yung family. No, family. Kaya, pag tinanong mo yung kabataan ngayon, anong problema mo? Pamilya. Pamilya? Pamilya. Correct. Kamusta ang pakiramdam mo? Si mama kasi, si papa kasi, sa pamilya kasi. Lahat tumutukoy sa family. And they are blessed kasi, di ba, may mga katulad mo na teacher na nag-guide sa kanila ng tama. Kasi yung parang kayo yung nagiging second parent sa kanila eh. Mm-mm. Minsan, eh, yung ibang estudyante, nakikinig pa ka sa teacher kaysa magkulang. Kasi, oh, yun, totoo yun. Totoo yun, brother. Minsan magtataka na lang yung magulang o ano ginawa niyo sa anak ko. Mami, hindi ganyan yung dati. Diba? Pag dito, yes, pag dito sa class, pag dito, meron kami niyang case na pag dito sa klase, sa school, maingay sila. Masayahin sila. Pag nasa pagsabay na sila ng bahay, tahimik na sila, tago na sila sa kwarto. Kasi doon sa school, makikita ng mga bata na, ah, okay, free ako dito. Wala siya dito. Wala dito yung nararamdaman niya parang, oh, toxic. Wala na dito. Pwede na siya ditong gumalaw. Walang judgment. No? Yes. No? Kaya nga minsan, pag may mga problem yung mga bata, una namin tinitingnan, saan ang gagaling yung problema? Saan ang gagaling yung problema? In that way, maiintindihan namin yung bata. Bakit siya ganun? Matutulungan din namin siya. Galing. Amen. Pag-usapan pa natin dyan mamaya, sister. Grabe. Start na tayo with prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po with Sister Leonor Rosales for today. Lord, kami nagpapasalamat. Kami sobrang blessed dahil nandito si Sister Leonor para turuan kami at ma-inspire sa kanyang mga ibabahagi ngayon. Today, Lord, we know that you will use her, Lord, in a very special way. Naniniwala ko, Panginoon, na ikaw ay magsasalita through her at patuloy mo siyang gabayan, protektahan sa kanyang ginagawa, sa kanyang ministry, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya. And we ask you, Lord, to cover us with your most precious blood today and protect us from any kind of oppression and retaliation from the enemy, especially sa aming mga devices na gagamitin ngayon sa mga internet connection. And also, we pray, Lord, for those people, mga manonood itong interview na to, na buksan mo ang kanilang puso at isipan sa kanilang mga maririnig ngayon. And we believe that you will speak in their heart because we believe na ang iyong salita ay pa is like a double-edged sword that will pierce through their heart and will transform them. Kami ay yung isang hamak na instrumento lamang, but today, Lord, we believe that you will the one that who will glorify, Lord, for this interview. And today, we ask also for the intercession of Mama Mary and Saint Joseph, Terror of Demons, and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Well, welcome, Sister Leonor Rosales sa Istoryang Katoliko. At maraming salamat for accepting my invitation. Kahit busy ka bilang isang guro, nandiyan ka pa sa school ngayon.
Maraming salamat. Ako ay sobrang blessed ngayong araw na to. Yan. Maraming salamat din sa pag-invite, Brother Adrian. Kung di nyo po alam, si Sister Leonor Rosales ay isang religion teacher sa isang Catholic school at isang full-time na katekista din. So, Sister, sa ating mga viewers na first time ka lang nilang nakita ngayon, baka pwede ka magbigay ng background about yourself. About background, ah. Ang dami na ayan. Na. Okay, so... Favorite color, again, may ganyan ba? Favorite color. And ako po isang hamak, nag-guru lamang, no, grabe, sa isang di naman. kailangan daw lagi natin, kailangan daw kasi kinoconsider natin lagi yung sarili natin bilang isang, alam yun, hamak para remind ourselves, no, na bumalik doon sa kung saan tayo. Okay, so ako po ay isang religious teacher sa isang Catholic school in the province of Aklan, teaching religious education, history, philosophy sa Aklan Catholic College. Ano pa ba? Ako rin po ay member pa rin ng Parish Youth Ministry kahit line of 2 na po tayo and papunta na sa 30 years old. And nagsimula lang din po ako sa... Actually, nagsimula rin po ako na magkaroon ng interest sa Bible nung ako po ay nasa first year college. At during pandemic din po tayo nagsimula sa social media. And also, my favorite color, sabi ni Brother Adrian, dati green po, pero ngayon mas nagugustuhan ko na yung mga dark color. Alam mo yun, black, brown, alam mo yun, parang may pagka-mysterious. Oo, combination, black, white, yellow, black, ganon. Pag ganyan na yung mga favorite, ay gusto mo na lang simple, wala nang complicated. Simpleng ano, 'di ba? Mga choice. Kasi lahat pa pwede mo i-partner kahit saan 'yan eh, mga black, white. At saka para kapag gumagamit ka ng black at saka dark color, parang ang daming laman. Ganon sa akin na. Correct. Ganun yung feeling ko. Parang ang dami mong pwedeng ipasok, ang daming meaning, ang daming reflection na pwedeng makuha sa color black and dark color. Sabi ganun. Sa mga nagtatanong, ano status mo ba ngayon? Single or married? Single. No, single. Naglolokohan nga po kami dati. Kasi before po ako naging teacher, way back 2015, ako po ay isang a former radio DJ bago po ako naging teacher sa Catholic school. So nice. Nagbibiroan kami dyan sa radio. Din. Yes po. One of the number one radio station in the province of Aklan. Tapos nagbibiroan kami kasi lahat ng DJ na kasama ko puro single. So sabi namin, siguro kailangan nating umalis sa pagiging DJ kasi lahat ng DJ single. Oh, siguro pag talaga? Gusto natin mag-asawa, lumayas tayo. Yes! Mm-mm. So, wala. Ano lang siya. Biruan lang namin siya. So, pero single po ako ngayon. Pero sample nga niya, pagiging DJ mo, paano ba yun? Noong time na yun? Noong time na yun? Alright. Sige, try natin. Yung ginagamit ko na lang sa on-air po. Yung may mga intro yan eh. Oo, meron kaming intro niyan eh. Okay. Isang magandang araw sa inyo lahat. Kasama niyo naman po ang DJ na tulog na nagpasabog ng katangkaran. Pero nagising na nagpakaulan ng kagandahan. Kaya ngayon, nabiyayain. Walang iba kundi nag-iisang certified daldalera ng Aklan. Yes, it's me, DJ K. Tulong. Wow, galing! Pwede mo napalitan si DJ Chacha. Alam kasi, grabe naman yun. Ang taas naman nun, brother. Galing, galing ah. Kaya pala yung mga vlog mo ay may punto yung mga ano, ang galing. So napapaghalo mo 'yon. Ang galing ni Lord, no? Paano niya ini-equip yung mga tao tapos para i-package to sa ngayon bilang isang online missionary. Yes. So gano'ng katagal bilang isang DJ? Almost magpo 4 years sana. Kung hindi ako umalis, magpo 4 years na po ito. No? So, start po ako niya noong 2015, habang ako fresh grad, habang ako ay nagre-review for my board exam, ako po ay nakapasok sa radio station, and then nagtuloy-tuloy na po siya hanggang lumipat ako dito sa Catholic school.
Tapos, almost 4 years. Yung talagang gusto mo talaga maging DJ? Pangarap mo yun? Or... Wala siya sa plano, brother. Wala pa rin siya sa plano. Kasi, yun nga, sa college kasi ako, hindi naman ako yung student na, alam mo yun, yung very active, nasa laging ano, sentro ng mga tao. Yung Jollibee. Just a regular student, no? Parang ganun. Diba? Tapos hindi naman ako ganun ka, pabida. Kahit magsalita sa classroom, introvert bro, ka. Wala talaga. Hindi naman sa pagka-introvert, pero alam mo yun, yung parang, okay, sige, ang tatalino nyo, dito na lang muna ako sa gilid. Ganun yung feeling. And then, kasi nung graduate na ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwede maging, alam mo yun, graduate na ako, kailangan ko na maghanap ng trabaho. Ganun yung nasa isip ko. Since nasa panganay ako, kailangan na... may bibigay na ako sa magulang ko. So, nag-ikot ako, 100 pesos, brother, 100 peso, 2015. Wala akong pera, hindi alam ng parents ko. Wala akong pera kasi wala na akong baon. And then, nagkapala ko ng mukha. Nag-chat ako sa pinsan ko. Ang sabi ko, may 100 pa ba dyan? Pahiram ako. So, pinahiraman niya ako, pero kailangan kong pumunta doon, dito sa Kalibo, kasi dito siya nagtatrabaho sa munisipyo. So, kinuha ko yung 100, tapos, from 100 pesos, nag-produce ako ng resume, nagpa-picture ako, wow. Siyempre may picture, the usual. Oo, the usual na pag nag-a-apply. Yes, magkahanap ka talaga. Para mapagka siya, maglalakad ka. Ah, okay. Naglalakad po ako. Punta ako dito, punta ako sa isang school, sa tutorial. Instead na sumakay, maglalakad ako kasi yung 100 pesos mo, kailangan mo siyang titirin. Pumunta ako sa radio station, kapal mukha, no? So, pumunta ako sa isang radio station, tapos pinatry din ako mag-anchor. The problem is, itong radio station, pure Aklanon. Ito yung dialect ko sa Aklan. Eh, hindi ako pure magsalita ng Aklanon. Hindi ako pure. Although dito na ako lumaki, pero sa loob kasi ng bahay, Tagalog kami. Tapos, may isang resume, brother. May isa pa akong resume na hindi pa napapasa. So, sabi ko, why not magpasa ako sa radio na to, sa FM radio na to. So, ang ginawa ko, yung natitirang pera ko, yung iba doon, nagmabilis ako. Kasi di ba may time pa dati yung computer shop. May time yun eh, 5 piso, 20 minutes. So, gumawa ako ng application letter. Address doon sa radio. Tapos naglakad ako, alam mo brother, 30 minutes. 30 minutes pa akong nagstay doon sa labas ng gate ng radio station kasi nagdadalawang isip ako. Alam mo yung doubts na, sino ka ba? Sino ka ba para mag-apply? Then naglakas ng loob, pinasa ko doon. Then tinawagan ako. Ito yung nakakatawa. Yung mismong araw ng interview, ay araw na may activity kami sa isang ministry na sinasalihan ko. Foundation Day ng ministry yun. So sabi ko sa mga kasama kong youth, hindi na ako pupunta sa interview. Kasi gusto kong humabol ng misa. Hahabol ako ng misa. Sabi ko, hindi ko na pupuntahan itong FM radio station na to. Sabi nila, kaya ano yan, puntahan mo yan. O, hintayin ka namin. Hihintayin ka ni Padre. Parang gano'n. Joke nila yan. So, ang ginawa ko, nung ako na bro, nawala yung hiya ko. Kasi ang gusto ko na sa isip ko lang, tapusin ko na to. Gusto ko na matapos ang interview ng ito. So, pagsalang ko doon, isang tanong nila, sabay sagot. Sabi nila, okay, mag-try kang mag-DJ. So, nag-DJ na ako, walang arte-arte bro, kasi gusto ko na matapos. At tapusin nyo yung interview, utang na loob. Kasi may misa pa akong hahabulin. Wala naman sa plano, pero naging instrumento siya, brother. Bakit? Because, nung naging DJ ako, naging way ko siya para to proclaim the word of God. No? So, naging instrument yung radio para, yung program ko kasi, brother, is nagbibigay ng advice for the family, relationship. Para kasi Dr. Love. Yes, parang ganon. Naka-TLC the drama special effect, ganon. Parang so, Papa Jack, mga ganyan. Yeah, parang ganon, di ba? So, napapasok ko yung mga Bible verse, napapasok ko yung advice, no? So, nagagamit ko siya.
nagiging evangelization siya instead na trabaho lang. Pero okay naman yun sa management ng ano nung radio station na yan. Oh, okay naman siya naman sila... as long na sinusunod mo lang yung KBP na ano na rules. Walang problema. Basta sinusunod mo yung KBP rules nila, yung mga protocols, okay lang yan. Wow. Nice. Ang galing ah. Ang galing ni Lord, no? Paano gumalaw siya sa buhay mo? Di ba 4 years ka dyan, nag-transition ka na ulit sa pagiging guru talaga. Buti hindi ka nagkaroon na attachment sa trabaho. Kasi DJ na yan eh. Kumbaga parang, alam mo eh, iba-iba level na yan, no? Kaya nga eh. Sa totoo, brother, dito papasok yung impact ng Catholic faith. Ano yung impact ng Catholic faith sa mga decision making ko? Before magkaroon ng Catholic school, itong Catholic college kung saan ako nagtuturo, meron akong dalawang offer na natanggap from university. Siya yung university dito sa province of Aklan. Siya lang ang nag-iisang university dito. Malaki siyang university. Dalawang campus ang nag-offer sa akin. Lahat yung tinanggihan ko. Kasi mahal na mahal ko pa at nag-i-enjoy talaga ako sa pagiging radio DJ. Ngayon, dumating yung chance na makaturo ako dito sa Catholic school, sa Catholic college. And then, nagtalo. Kasi, between pagiging DJ, sabi mo nga, yung pagiging DJ mo, nandito ka na eh. Kilala ka ng tao. Kilala yung ka. Yung kita. Yes, kilala ka ng tao. Tama. Every time na nandun sa point na paglalabas ka ng radio, ng station nyo, bibili ka lang ng damit mo, nahihiya ka na kasi nga kilala ka. Nakikinig sila, yung buong store nila, may programa mo, no? medyo magpapapicture, mag-host ka sa isang malaking event, no? Nandun yung popularity mo. Tama. So, as a human being, sino ba yung gustong ayaw maging sikat? No? Andun ka dun eh, kilala ka ng tao. Pero nandito pumasok yung Catholic school. Lumaban, brother. Kasi parang gusto ko. Bakit? Of course, being a teacher na Catholic school is part din ng mission natin. Alam mo yun, bibigay mo yung talent mo sa Catholic school, which is Catholic yan. Ang naging kalaban dito is Katoliko yan. Catholic school yan. So, pag pumasok ka dyan, ibig sabihin, para kang nag-serve sa simbahan. Grabe yung decide ko nun, brother. Then I decided na iwanan yung radio, hindi dahil ayaw ko na, hindi dahil sa sweldo, kasi compare mo yung sweldo ko dito sa private school versus ang sweldo ko sa radio, hindi mo may kukumpara. Hindi mo may kukumpara. Kasi in Plus radio, chill pag ka lang. Oo, chill ka lang doon, di ba? Alam mo yun, yung pa-chill-chill ka lang. Tapos, upo ka lang, sikap ka pa. Chika-chika na, pa. Chika-chika. Chika-chika ka lang, kikilalanin ka, may pera ka pa. Di ba? Wala pa yung spill mo doon, brother, that every spill mo worth 1.5 in just one spill. Diba? Ilang spill ka. Diba? Especially if national advertisement siya. But, again, sinacrifice ko yung DJ kasi Catholic school. Catholic school. Yun ang iniisip ko. Kaya, pag tinatanong ako ng mga student ko, Ma'am, ba't lumipat ka? DJ ka na. Sabi ko, Catholic school. Yun lang. yun lang yung explanation ko. Catholic school. Kasi, alam mo yun, you can help the church para sa vocation, sa pagtuturo ng faith. Yun ang reason ko. Kasi kung sweldo, brother, sobrang layo. Ang private school, sobrang layo. Compared to public school, sobrang layo. Alam ko nga. Kasi kung iba yan, sasabihin, kabaliwan yun. Nandun ka na sa, kumbaga, parang greener pasture, tas umalis ka pa. Pero pag bokasyon yung tatawag talaga sa'yo ay... Ibang level yun eh. Parang si Lord yung tumatawag sa'yo. Ano? Tama. Single ka pa naman ngayon. So, yun din yung kagandaan. So, you tend to explore, try new things for us to grow. And I'm sure ay sobrang masaya ka sa ginagawa mo ngayon bilang isang teacher. Especially sa mga nagiging student mo ngayon. Yes, oo. And actually, brother, alam mo yun, yung full schedule ako kasi ako lang, ngayong semester, ako lang ang real ed teacher sa buong senior high school. So, nasa akin lahat ng religious education. Pero masaya, bakit? Kasi itong second semester, ang topic namin is about the sacramental life. So, nagkakaroon ako ng time, brother, hindi na siya klase.
Bible study na siya. Oh. Yes. Nagiging Bible study na siya kasi ang ginagawa ko sa kanila, okay, wala tayong libro. Kasi walang libro ang religious education dito sa school. No? Sabi ko sa kanila, okay, wala tayong libro. Mm. Yes, wala siya kasi naka, ano kami. Ngayon, sabi ko sa kanila, okay, since wala tayong libro, magdala kayo ng Bible. Mm. Lahat, bawat isa kayo magdala ng Bible. Pag wala kayong Bible, manghiram kayo sa kapitbahay nyo. Sabihin nyo, magpapakabanal kayo. Hiram kayo ng Bible. Yes, tapos, in our class, may mga verse. Tapos, sila yan, tinuturuan ko sila kung paano maghanap ng book sa Bible. So, napapaunahan sila yan. Okay, magunahan kayo. Matthew chapter, ganyan. O, oh, magbibilisan sila yan. So, nagiging Bible study kami instead of class. Masaya na na, grabe. Pero gusto ko balikan yung Catholic faith mo bago natin pag-usapan dyan yung ginagawa mo dyan bilang isang teacher at bilang isang katikista. Ever since ba, cradle Catholic ka ba? Since birth? Since birth, Catholic ako. Baptized Catholic, pinalaking Katoliko. Pero yung faith ko is not actually, madalas kapag active ka sa simbahan, itatanong. Siguro active parents nito sa simbahan. Mm, diba? Pero baliktad sa akin. Para kaming ano nun eh, hindi kami nag yung parents ko kasi is not active in church, no? Hindi sila nagpe-pray every day ng rosary. Magsisimba kami kapag birthday lang. The usual Catholic. Oo, parang ganoon, di ba? Magpapasok ka lang ng simbahan kapag merong kasal, pag merong kayong pamilya na namatay, so a-attend kayo. Pag birthday niyo, doon lang kayo magsisimba, 'di ba? So, the usual na ano, pag hindi active sa simbahan yung family. Kaya magtataka sila, bakit active ka? Mm. Saan nagsimula yung faith mo, no? So even though I was a baptized Catholic, yung faith ko is not actually hindi nagsa-start sa family kasi they are not active, kabaliktaran. Mm-hmm. Ako ang nagdadala sa kanila ngayon. Diba? Baliktad eh. Tapos, nag-start siya because when I was in college, no? Ito yung nag-join na ako sa mga ministry sa simbahan, nag-join na ako sa mga activities, sa mga DYD, ayan. Diyan na nagsimula na nagiging active na ako sa church hanggang na-meet ko yung isang grupo, yung Armor ni Brad Wayne Cartujano sa Archdiocese of Capiz. Doon talaga na in-love ako. Doon nagsimula, bro. Doon nagsimula yung pagiging pag-in-love ko sa Bible. No, nung naka-attend ako ng Bible study, yung apologetic class nila Brad Wayne Cartujano. Siya po yung leader namin sa Armor. Pero siya yung author ng mga theology na libro. Yes. Diyan nagsimula yan. Diyan po nagsimula. Diyan po nagsimula yung pag-in-love ko sa apologetic. Pero ang tagal, no? College ka pa parang mas yung sumibol yung Catholic faith mo, no? So, yes. Paano ka nung high school? Parang tawag dito? Nominal. Parang lukewarm. Nominal yan, ganyan, no? Oo. Nominal Catholic. Nagsisimba ako. Actually, bro, ito yung experience. Nung high school kasi ako, meron yung monthly mass sa school. No, may isang pare, syempre may ostia, consecrated. No? So, one time, dinidip niya yung ostia dun sa consecrated na wine, no? sa blood of Christ. So, dun ko unang natikman yung consecrated wine. Dun ko unang natikman. So, that time, nagtataka ako. Sabi ko, ganito yung lasa ng dugo ni Kristo. Pero hindi ko pa alam na yung mga consecrated, hindi ko pa alam yung tinatanggap ko is body of Christ. Pero nandun na, aware na ako na naku-curious na ako sa mga bagay-bagay. Like, bakit ganito yung pare? I mean, bakit nagtataas ng kamay ang pare? Anong tawag sa ribulto? Sa ribulto, bakit nagpipray? Nag-i-start na dyan yung curiosity ko. Kasi ako yung tao na mahilig mag-observe. Nagtatanong ako eh. Lagi ako nagtatanong. So, high school na dun pa lang. Pero nung college, doon na, kaya siguro mas na-attract ako sa apologetic kasi high school pa lang or elementary pa lang, ang dami ko ng tanong. Nanggagaling ba yung question mo sa skepticism? Gusto mo lang talaga matuto? Gusto ko lang matuto. Curious lang talaga ako, brother. Curious na ako. Kasi that time naman kasi, wala naman akong namimit, no? Wala pa naman akong nakakadebate before pa ako naging active. Wala pa. As in talagang plain, no? Out of curiosity lang talaga na, wow, ganito pala.
na-amaze ako kung paano sila o gaano sila kabilis mag-open ng Bible, gaano sila maghanap. Nakikipag-unahan pa ako sa kanila kung paano maghanap. So sabi ko, kailangan mabilis akong magbukas ng Bible. Oh, ganong feeling. Ganon yung reason ko dati rin. Yung Bible mo ngayon ay amoy kilikili na kasi palagi nasa dala-dala niyo yung mga time na yun. No, yung Bible ko, yung una kong Bible is actually nandito pa sa akin. At sira na siya. Sira na yung cover niya. Kasi nga, lagi siyang ginagamit. Lagi siyang, alam mo yun, ginagamit siya. Pero hindi ko talaga siya pinapalitan. Alam mo yun, pag every time na mayroon akong talks, etong unang Bible ko, siya yung lagi kong dinadala. Siya lagi yung dinadala ko. To remind me kung saan ako nagsimula. To remind myself kung saan ako nagsimula. Kung gaano kahalaga sa akin to. Kasi madalas sa Bible ng Katoliko, kundi inaamag, pura alikabok, yung mga ganyan. Or pag tinignan mo, bago pa rin eh. Kasi hindi nabuksan eh. Yes. Eh yung sa akin, bro, para na siyang ano eh, kalansay na yan. Natatawa ng mga student. Kasi pag pinapakita ko sa kanila yung Bible, magdadala ako, sabi ko, tingnan nyo yung Bible ko. Walang balat. Walang balat kasi sira na. Gamit na so, gamit. Diba? Oo. Kaya magtaka kayo kapag ang Biblia nyo bagong-bago pa lang. Halatang hindi ginagamit. Oo. Tapos paamoy nyo pa. Oh, amoy kilikili yan. Oo. Meron pa mga ballpen yan, my goodness. Dahil lang doon sa ano na yun, nung na-meet mo si Brother Dwayne, doon na talaga nag-start yung paglalim mo sa yung Catholic faith. Ayan, yes. Sa pagsisimula ko, nag-join na ako ng mga Bible study nila. Mas, ayun, nagtuloy-tuloy na siya hanggang natuto na rin ako. Hanggang ngayon naman. Nag-aspire na ako sa kanya kung pag may isang topic, kasi hindi naman natin lahat alam, no? We always remind ourselves na hindi natin alam lahat. So, pag may mga bagay na hindi ko lubusang naiintindihan, bumabalik ako. Tinatanong ko siya, tinatanong ko yung mga kasama ko sa Armor Ministry. Ano nga ulit to? Paano nga ulit to? Mas magandang nagtatanong kaysa mamali tayo ng turo. Correct. Delikado na. And then, so, paano nag-start yung pagiging katekista mo? Dito sa diocese kasi, mas active ako sa Archdiocese of Capiz that time. No, hanggang nung naging... Iba pa yung aklan, no? Iba pa yung aklan eh. Diocese of Calibo kami. Sila is another province, Archdiocese of Capiz. Nagsimula lang akong maging active. Doon kasi sa Archdiocese of Capiz is nagtutok na ako, nagsasalita na ako. Pero in our diocese, wala talaga. No? Alam mo yun, yung parang active ka sa ibang archdiocese, pero sa mismong diocese mo, hindi ka active. Kung gano'n, nag-active ka sa parish mo lang. Pero yung pagiging apologetics mo, yung pagsasalita mo, wala dito sa diocese. Nagsimula lang talaga siya nung sumali ako sa isang another religious organization for the professionals and businessmen. And then nung merong teaching, sa BCBP. Yes, member po ako ng BCBP. Kilala mo si Brother Ludi? Ludivino Climaco? Ludivino, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay naging one of our speaker sa isang breakfast meeting namin, kung hindi ako nagkakamali. Pero pumano, namatay na siya recently. Oo. Narinig ko lang yung mga names niya, pero hindi ako masyadong familiar. No? Kasi may mga breakfast meeting na, nakikita ko lang yung poster, pero hindi po ako nakaka-join. Yeah. Kasi every Saturday, which is may class ako ng masteral. No. So, isa din siya sa nagiging difficult. So, yung may teaching kasi noon, so ako yung pina-try nila. Sabi nila, okay, ikaw mag-talks dito, which is my favorite. Kasi yung talk is about Mother Mary. Yun. So, nag-talk ako. Yes, nag-talk po ako noon. And then, may isang pare, yung spiritual director ng BCBP Aklan. Nakikinig siya. Then, after kong mag-talk, lumapit siya sa akin. Ang sabi niya, ang galing mo. Nahiya din ako. Sabi niya, pwede bang magbigay ka ng seminar sa darating na seminar for katekista ng Diocese ng Calibo. So ako, tinanggap ko. No, doon nag-start na na-meet nila ako, na-meet ako ng mga pare na nagsimula na akong tumulong sa diocese nung tinanggap ko yung offer na yon sa seminary na mag-talk para sa mga kabataang katekista. Ako kasi yung tao na ayokong i-offer yung sarili ko.
Ayokong i-offer yung sarili ko. Kasi parang nandun yung doubts mo na, okay, pag in-offer ko yung sarili ko, parang nagmamalaki ka ako. Ganun yung nasa isip ko. Ganun yung nasa isip ko, baka hambug-hambugin ka na. Okay, so nandun lang ako. Oh, pag kailangan yung tulong ko, papasok ako. Papasok ako. Kaya sinasabi ko lagi sa pare, Fads, padre, kapag kailangan niyo ako, sabihan niyo lang ako, hindi ako mag-no. Mag-yes ako. A-absent tayo sa trabaho. Sir, mag-leave tayo. Bawasan na lang ang sweldo ko. Ba't mag-yes ako? Wow. Dire-diretso na yun at naging active ka na as catechist noong time na yun, sister. Yes po. Tumutulong na tayo sa mga katikista dito sa diocese, pagbibigay ng seminar. And actually, nag-ano tayo. Nag-organize po tayo ng first ever apologetic seminar sa Diocese ng Kalibo. Nakatatlong apologetic seminar. Yes po. Ginamit ko na. Ginamit ko yung pagkakataon na may mga kilala akong pari na because of that seminar. So, nag-organize tayo, diocesan apologetic seminar. Very challenging kasi in the diocese, hindi pa ganoon, alam mo yun, yung bago sa kanila din na, uy, oo, bago sa kanila, uy, meron tayo dito. Hindi pa talaga. Wala. Meron pala tayo ditong Katoliko, nag-apologetics, nag-proclaim, no, nag-defend ng church. Tanong, ano yung apologetics? Yun nga, di ba? And syempre, sa apologetic, minsan prangkahan. So bago sa kanila yung yung ganitong approach. No. Ginilab natin yung opportunity. Ginilab natin na they are interested in apologetic and we organize a 3 apologetic seminar and lahat ng umattend dito is actually buong diocese ng mga katekista nagpadala. We got approval from the bishop to invite the catechist and then other religious organization in the diocese. Ikaw yung nag-talk doon or may mga kasama ka doon na... We invited Brother Dwayne Cartujano. In-invite po namin si Brother Dwayne. Sa pagiging apologist mo, sis, and catechist, ano yung sa tingin mong nung time na nag-aaral ka niyan, may times na na-challenge ka about our faith? May ganun bang pagkakataon? Marami. Marami siya. Pwede magbigay ng sample. Ano ba yung sample? Okay. Sige, first sample natin is yung pag-aaral mismo ng Biblia. Brother, hindi madali ang mag-aaral ng Bible kasi delikado siya kung mamali ka ng interpretation, mamali ka ng turo. Pero yung always nare-remind sa amin ng pare na na-meet ko, if mag-aaral ka ng Biblia, kailangan mag-partner. Bible and CCC. And catechism, oo. Yes. Catechism of the Catholic Church and Bible, dapat magkatabi to. Kasi, paano mo i-interpret yung Bible, balikan mo si CCC. Kasi baka mamaya, yung interpretation mo, mali doon sa tinuturo ng simbahang Katolika. And since we are a Catholic po, kailangan align tayo doon sa simbahan or else magtuturo ka ng ibang turo. Instead na ituro mo yung Catholic faith, nagturo ka ng ibang faith. So always yun. So, ito yung na-remember ko talaga sa pare. Bible, not only Bible alone, ba kailangan nag-aaral ka ng CCC. May CCC. And, yes, hindi talaga siya nawawala dapat. Parang hindi ka mag-CC. Hindi ka mag-CCC. Baka mamaya bigla tayong maging heretic. No? Nagtayo ka na sarili. Nagtayo na tayo ng sarili. Oh, we go back to the... Bible alone eh. Bible alone. Yes. Let's go back to the catechism of the Catholic Church para safe tayo. And the second challenge, brother, is yung pagtingin sa'yo ng tao. Yung pagtingin sa'yo ng tao. Kasi one time, ito yung challenge. Sabi ko ito, sinabi ko sa kanila, alam yung pinakamahirap na kaaway? Hindi yung mga non-Catholic. Ang pinakamahirap na kaaway, yung kapwa mo Katoliko. Yes. Relate. Kasi, syempre, pag ikaw po ay... diba? Pag ikaw po ay nagsuturo ng ating Catholic faith, yung approach kasi, the way kasi akong magsalita, I don't know ah, pero sa akin kasi, ganito, ganito ang simbahang Katolika, ganito yung tinuturo sa atin. Diba? Hindi ganito, hindi ganyan. So, ganito yung approach natin kapag tayo apologetics. Ngayon, may mga, may isang beses, hindi ko alam kung saan siya nanggaling, no? May one time kasi hindi ko siya napakilala sa pare. I mean,
nakakilala ko naman siya na, oh, father, this is ganito, ganyan. Oh, that's it. Yeah. Ganun ako magpakilala. Mm. Father, ito po si ano, ganyan. Eh, siya po yung, ganito po siya, ito po siya. Ganun lang. Ganun lang ako simpleng magpakilala sa pare. And then, okay na, tapos na. Nag-message siya sa akin, humihingi siya ng contact na, nagalit siya kasi hindi ko binigyan ng contact number ni father. Eh ako bro, hindi ako nagbibigay ng contact number ng pare. Hindi ako kasi, alam mo yung pare, hindi nagbibigay halos eh, di ba? So hindi ako nagbibigay hanggat wala yung permission ng pare. And then, ewan ko kung saan napunta yung usapan, sabi ko sa kanya, sister, okay lang yan, ang mahalaga, alam ni Lord kung ano yung mabuting ginawa mo. Nagalit siya sa akin. Kasi yung sabi niya, wag mo kong pangaralan. Hindi ka worthy na pangaralan ako. Hindi ka qualified. Wow. Find a mentor. Grabe, oh. Iba level yan, ah. Maghanap daw ako ng mentor, no? Tapos, ganun yun. Oo. Diba? Very challenging kasi, pag sinagot mo to, kahit medyo na-insulto ka, nawala yung pagiging apologies mo. Kasi ikaw yung una nagsasabi, humility, patience, yan. Ikaw na mangaral ng Biblia, dapat ikaw rin mismo. Ang worst dito is, ikaw question ka, brother, bakit ikaw yung nangangaral? Yun. Boom. May one time, even the priest, may isang pare, I will not mention the name, no? May isang priest na nagsabi, bakit siya? Bakit si Leonor yung nandiyan? Bakit di ako? Bakit siya yung nagtutok? Ay, marami naman tayong ano, marami naman tayong mga taga ganito na nag-aral sa ganito. Masteral. Yes, at na-hurt ako doon. Well, tao tayo, na-hurt tayo. But actually, doon nag-challenge, bro. Yung nahihirapan ka sa pananampalataya mo. Sabi ko, sila lang ngayon dinidepensahan ko yung mga pare. Bakit inaaway ako ng isang tong paring to? But of course, balik ako. Nakaugalan ko. Sabi ko, nagtanong ako sa isang pare. Sabi ko sa kanya, Father, ganito. So, alam na niya yung issue. Akala niya hindi ko alam eh. Siyempre, marami tayong ano. Sabi ko sa kanya, Father, kailangan niyo pa ba ako dito? Ganun lang tanong ko sa pare. Sabi ko, if mali yung ginagawa ko, Father, pag may mali akong tinuturo, sabihan niyo lang po ako para maitama ko. Willing po akong magpa-correct. Tapos sabi niya, walang mali sa content mo. Walang mali. Kailangan niyo pa ba ako? Kasi if meron na kayong mga ganito pala, pwede naman kayong gumawa ng sarili niyong program. Kasi hiniram nila yung mga, yung page ko, hiniram nila yung video ko to become one of their program. So sabi nila, nasaan sila? Kung marami nga itong mga taong ito, nasaan sila? So sabi nila, continue. So nag-continue ako. Yan yung mga challenge sa atin as a servant of God. Paano yung pahabang pasensya, pag-unawa, no? Humility. I admire you, sis, kasi di ka patola, no? Buti na lang. Buti na lang hindi napupunta doon. May mga ganyan eh, mga defender na talaga papatol yan. Mga ganyan. Pakalaban. Pero, ang na-learn ko kasi, brother, if you are a servant of God, kailangan alam mo rin yung sabi sa Biblia eh. So, ito yung sabi sa Biblia talaga din. May panahon, lahat ng bagay may panahon. So, may panahon para sumagot, may panahon para tumahimik. So, alam mo ko dapat kung anong laban yung lalabanan mo. Yes. Learn to choose your battle. Yes. Galing. So, the fact na hindi naman ikaw ang nagpresenta dyan eh, di ba? Sila yung naglagay sa iyo dyan. Yeah, but I'm very thankful. Kasi na-appreciate nila yung mga videos and maganda. Very thankful ako hanggang ngayon kasi continue siya na ginagamit. Yung program ko is nasa TV, nasa local TV na ng Aklan. Yung speed talk videos ko po is nandoon na sa local TV ng province of Aklan. Yes po, which is ako rin yung humahawak ng program na iyon. And very thankful kasi mas maraming tao yung naaabot mula sa pinakasimple. Wow. Na pag-umpisa ko lang ng page na ito, my goodness, hindi ko aakalain na, uy, aabot pala tayo sa ganito. Pag tinawag ni Lord, doon mo makikita eh, yung you will know them by their fruits. Kung, yes. Kung nagbubunga yung ginagawa mo. You know, it's not about you. It's about the grace of God. At yun yung mahalagang matutunan din ng mga aspiring apologies. This is not about you. Hindi dahil sobrang galing mo, sobrang talino mo, lahat nasasagot mo, sinakadebate mo.
pero lalabas kahit yung Katoliko. Oh. Kahit kapwa diba? Mo defender, pinapatulan mo eh. Nakipag-away ka sa social media, di ba? Huwag natin dapat kalimutan yung virtues ni Jesus. Yun kasi yun eh, yung bottom line. Love God with all your heart and love your neighbor, di ba? Yes, amen. Sa journey mo na yan, so paano nagsimula yung ano mo, yung pagiging online missionary mo? Speed talk. Oh, speed talk. Oh. Yeah. Ni Sister Leonor Rosales. So paano siya ano yung nag-inspire sa nisimulan mo yan? Pandemic. Siya nag-inspire sa akin, sa totoo lang. 2020, nag-total lockdown ng province of Aklan. Maraming recollection na ako dapat yung magiging recollection speaker. Nawala, na-cancel. Nawala. No, kasi may, kasi nga may pandemic na tayo. And then, nag-stay, alam mo yung parang, okay, wala tayong ginagawa. Hindi tayo makapagsimba, hindi tayo makagawa ng mission. Wala talaga, brother. So, napatanong ko sa isip ko, sabi ko, okay, Leonor, hintay mo na lang bang bumalik yung normal bago ka mag-serve? Then, sabi ko, okay, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng naghihintay tayo ng komportabling lugar. So, matagal ko na tong plano, pero hindi lang nagagawa kasi sa busy schedule. But since pandemic, marami akong oras that time. So, kung yung luma kong phone, as in, yung luma kong touchscreen na phone, tapos lumang headset, ginamit ko siya para mag-record ng video. Wow. At ang first topic ko nun, kung hindi ako nagkakamali, is about Mary. Mm. No, about Mother Mary. Yes, intercession. Kung hindi ako nagkakamali, yes, mauna siya bago yung ribulto. So, nauna siya. Tapos, wala pa ako, brother, na pambili ng tripod noon. Kahit DJ ako noon, naiwan ko na ubos yung pera dahil sa pandemic, di ba? Although DJ ako noon, hindi ako makabili ng mamahaling gamit kasi nagsisimula. So, ang ginawa ko noon, yung mga libro ko, pinatong-patong ko yung libro para maging phone stand. And then, since yung headset, mahina lang siya mag-catch ng voice, nilalakasan ko yung boses ko, pasigaw. Magandang umaga, yes, ginagawa bigay na ko. Bigay, yung ganon. Bigay na bigay. Kasi hinahabol mo yung mic. Hinahabol mo yung mic, no? Tapos, yung background ko noon, naghanap lang ako ng mga tela, Alpha Gina na itim. Ito yung pinaka-worst ba niyan? Yung room ko kasi, hindi siya very close. Mm. Wala siyang kisame. Mm. So, papasok yung sound. So, grabe editing ko nun, bro. Kasi ang gamit ko lang editing nun is yung very usual na video editing. Maririnig mo sa background mo, kung titingnan niyo po yung sa mga nanonood man po ngayon, pagbabalikan niyo po yung pinakauna kong video. Titignan ko ngayon. Yes, brother. Nakikita mo dyan halata. Meron pa po yan ng mga kumakahol na aso, kumitilaok na manok. Na manok. may kumakahol. Mga marites. Wala. May mga marites. Meron pa. May mga sumisigaw. Kasi malapit yung bahay din namin sa kalsada. So, pag may mga umahabot sa sakyan, maririnig ko siya, brother. One time, yes, nung kinos ko na yung video, as in, napakasaya ako sa may nanonood. So, sabi ko, okay, hanap tayo ng lugar. So, yung sa lugar kasi namin, may ilog. So, pumunta ako sa ilog, daladala ko yung tag 100 na. Meron akong tripod, yung tag 100, napaka-igsi lang. Pumunta ako ng ilog kasi merong kubo-kubo kami doon. So, malapit sa ilog, merong kubo-kubo. Nandun ako, sabi ko, okay, tahimik. Walang aso, walang mga sasakyan, di ba? Kung maririnig man yung ilog, ilog lang yon. Pero wag ka, brother. Meron dyan. Titingnan niyo po yung video ko, meron akong live. Walang ang aso, walang sasakyan, may nangingitlog na manok nga lang. So, may nangingitlog na manok. Ang ingay noon, brother. Eh, dalawa yung nangingitlog na manok. Sabi ko, oh my goodness. Diba? So, and may mga point na okay na. Bumalik na kami sa work, sa teaching. Ang ginagawa ko naman, sa computer room namin, para walang ingay, pinapatong ko yung mga upuan. Tapos yung tripod, pinapatong ko sa ibabaw ng computer para tumaas. Tapos yung kortina ng computer room, kasi umaakit ako, pumapatong ako sa upuan para tumaas, maabot ko yung kortina para maging background.
So doon nagsimula yun. And then later on, sabi ko, okay, parang umaayos siya, okay yung Facebook page. Sige, sabi ko, i-continue ko to. Ituloy ko na to, no? Hanggang sa may mga nakabili na tayo ng bagong gamit. Nag-start na rin tayo na, nag-start na rin may mga nakakakilala sa atin. No, humihingi na rin ng... Pero kilala ka na, di ba? Dahil sa pagiging DJ mo? Yes, as a DJ, kilala in our province. No? Pero of course, kasi ako, I believe na iba yung sa religion. Iba yung nakilala nila kung sino si DJ K. Tulong. At iba naman si Sis Leona Rosales. DJ K. Tulong. DJ K. Tulong. Oh, as in Katulong. Okay. Katulong, di ba? Servant. Yun. So... Doon lang siya nagsimula, brother, and then dumating tayo sa kung nasaan tayo ngayon. So, very thankful ako na hindi ako nag-stop dahil sa pandemic lang. Kundi ginamit ko siya para makontinue ko yung pagiging cyber missionary ko. And very thankful ako na hindi ako sumuko. Sabi ko nga that time, anong laban ko sa mga... Oh, alam mo yun, yung nag-umpisa ka pa lang, anong laban ko sa mga kilala ng Facebook page? Diba? Ang daming followers. 2020, brother. Anong month? April 20. Oh, April halos, 20, halos 2020. Halos pagkasabay lang tayo. Yes, oo. Pero hindi ganun kasi yung pagpasok ko naman, alam mo yon, yung dahan-dahan din, and yung mga followers ko lang madalas nun dito lang sa Aklan, yun lang yun, diba? Madalang yun outside, no? So, very challenging. Pero may doubts ka rin sa sarili mo. Sino manunood? No. Oh, hindi ka naman kilala. Diba? Kilala ka, CJ. Mga boses ng demonyo yan. Oo. Ganun yun. Pero sabi ko sa sarili ko, kahit may isa o dalawang nanunood sa video ko, okay yun. Lang yun. Ang mahalaga, may isa o dalawang kaluluwa ka na natulungan. Yun lang siya. So, okay lang yan. Kahit ilang hundreds lang yan. Ilang viewers man yan, yung point mo is makatulong. Okay na yun. Yun ang kagandahan sa mga Catholic influencer, yung talagang authentic, talaga nagsaserve, na ang ginagawa mo dyan, hindi lang para makilala ka eh. Kumbaga yung kahit isa, dalawa lang makapanood, eh, tutuloy mo. It's not about like, share, or views eh. Yes. Diba? Yun talaga yung makikita mo service. Diba? Yeah. And, kasi iba pag yung mga content creator, ay wala na, no, into ko na to. Wala yung ganyan, mga ganun, di ba? Pero sa case mo, talaga nagtuloy-tuloy ka until today, di ba? Yes, until today. Ikaw lang ba mag-isa dyan? May makatulong ka ba? Ako lang mag-isa, brother. Ako lang mag-isang nagmamanage ng page. Ako lang gumagawa din ng topics. Ako lang din yung nag-edit. Ganon. Kaya very challenging din sa akin kasi nga, since ako lang mag-isa, plus teacher pa ako. Teacher ka pa? Grabe yes, yan. Yung whole day mo agad, hindi mo siya pwedeng gamitin sa editing, sa recording. Plus your Saturday is, may klase pa ako for my doctoral. So alam mo yun, yung only. Oh, grabe. Yes. Sana all, so, no? Yes. So yung time ng paggawa mo ng videos, hindi siya consistent din, no? Pero at least ang mahalaga, naku-continue mo yung paggawa. Kung hindi man siya video ang ginagawa ko, nagsusulat ako ng article. Pag hindi na siya kaya ng video, magsusulat ako ng article kasi you need to encourage then the other people to read then. To learn how to read articles then about the Catholic faith, not just na manood lang. Oh, iba-iba kasi yung learning style ng tao eh. Ano yung sa tingin mo yung pinaka naging impact sa'yo nung ginagawa mo, na pinahawakan mo, tutuloy mo yan? Kasi yun nga, sabi mo, mahirap siya, di siya madali. Ano yung pinahawakan mo? Your faith, no? Yung desire mo, yung desire mo talaga na kailangan matuto ng kapwa ko Katoliko. Kasi eto eh, nalaman ko to, no? Natuto ako. Nalaman ko what is my Catholic faith. And I can still remember ang sabi ni Bishop, bakit yung mga pinapadala sa seminar, after na mag-seminar ng mga katikista, nasaan na? Kailangan i-share nila. So yun naging reminder sa akin na, okay, may natutunan ako. Sa'yo na lang yun. Sa akin na lang yun. Hindi pwede. Kasi inallowed ni Lord na matuto ko kung ano yung Catholic faith. And it is my mission then na i-share to sa iba.
Kasi, pag hindi mo ginamit yung skills mo, mawawala yan eh. Pag hindi mo ginamit yung gift na binigay sa'yo ni Lord, the law of aalisin. Use and misuse. Yes. Misuse and aalisin yan sa'yo. No? Ibibigay niya yan sa iba na may kailangan ng charism. No? So, yun yung parable. Yes. The talent. I-share mo siya, brother. So, isa yun yun. And pangalawa, love ko... isa ito sa mga naging effect, no? Ito yung mga naging magandang epekto ng pagiging cyber missionary. And papasalamat talaga ako kasi marami akong nakikilalang tao. Marami akong nakilalang tao dahil sa pagiging cyber missionary. Ikaw, oh, 'di ba? Imagine. Amen. Sino mga ka-imagine na yung pinapanood ko lang nandito na ngayon? Ikaw ang pinapanood ko noon, sis. Ayun, nagpapanooran pala tayo dito. Excuse me. Now, diba? So, tapos marami akong namimit ng mga tao at sila mismo na-inspire ako. And diba na nabanggit mo, sis, na yung mga ginagawa mong video is, diba bilang isang teacher, pinapanood mo sa mga student mo. Tama? Yes po. Natutuwa sila kasi may Facebook page. Tapos malalaman ko, niloloko ko sila. Sabi ko, oh, please follow my Facebook page kasi nilalagay ko yung logo ko doon. For more information about the Catholic faith, please follow my Facebook page. Tapos sasagot yung isa, ma'am, tapan mo ko. Tapos, ah, follower ba kita? Ano naman ko? Tapos, follower ba kita? Sabi niya, oh ma'am, tapan pa nga ako eh. Sabi niya, okay. Sabi ko, galing. Nagbibigay pa ng stars yan. Oo, di ba? Pero dapat binibidyo mo yung ginagawa mo sa classroom. Meron ba mga ganong, ano? May ginagawa kang ganon? Yung pagtuturo mo, kunyari, about Catholic faith, ganyan. Nag-take ako ng pictures, pero not video. Kasi meron kasing, ano yun eh, privacy. You need to protect the, ano rin, the students. Hindi sila pwedeng i-publish. Okay. Hindi sila pwedeng i-post. Kapag hindi alam ng magulang, so hindi ko sila pwedeng i-post, gamitin sa page ko. So yung pag ako ay nagbi-video, usually sarili ko lang na nagtuturo sa board. Sa pagiging teacher mo, sis, ano yung tingin mo naging impact ng yung nalalaman mo about apologetics and about our Catholic faith? Unang-una, ang naging positive bro na naging Catholic teacher ako in a Catholic school is pina-improve nito, no? Parang dati kasi, although let's say real talk na tayo. Dati kahit nasa Bible ako, na nag-i-start ako ng Bible, yung prayer life ko, bro, hindi ganoon katatag. Hindi ganoon katatag. Wow. Yes, nandun pa rin tayo sa point na kay tinatamad ako, parang ganoon, no? So nami-miss natin yung prayer natin. But ang pinakamagandang impact sa akin dito is dito kasi sa Catholic school, maoobliga kang mag-pray. Before, after, tapos, ang nangyayari kasi since ako ang teacher in charge sa campus ministry ng department namin. Ah, campus ministry pa. Yes, may campus ministry. So, ang nangyayari dito is gumagawa ako ng memo, tapos meron yan na oblige ang mga bata, no? Obligado yung mga bata na mag-pray ng 3 o'clock prayer for the Catholic student. Kasi may mga non-Catholic kami. May mga Muslim kami, may mga other religion kami. So for the Catholic student, is lahat dapat mag-pray ng 3 o'clock prayer. So every 3 o'clock prayer before mag-end yung class, pati ako rin na teacher, okay, divine mercy, 3 o'clock. Yes, the divine mercy. Yes. At the same time, yung mass, yung confession, dito. Since ako yung nag-hold na, so parang dinadami ko na sila. Sige, dami-dami na tayo dito. No? Dami-dami na tayo dito. Sige, gusto yun. Mag-isa tayo dito. Okay, mag-organize tayo ng confession. O, sige, dami-dami na. Kasi it reminds me also para ipatatag din yung prayer life, especially para sa atin. And another niya, syempre, parang being a servant of God, being active, especially sa Bible, parang challenge, nasa challenge din ako na okay, be a good role model, hindi ko pwedeng behave ka. Challenging sa atin kasi nga, although we are, ano naman, aware tayo sa Bible, diba? May iba't iba tayong ugali, no? Pero good na rin siya kasi nga, yung mga nababasa mo sa Bible, bigla-bila,
pag nilagay ka sa isang situation, biglang may papasok na Bible verse sa iyo. Tapos i-remind ka, wow. Okay, stop. Parang ganun tayo. Sige, okay na. Diba? Ganun tayo mga epekto. May instances ba? Kasi nga, Catholic school ka, nagtuturo, pero meron sabi mo mga ibang na sa ibang religion. May instances ba na lumapit sa'yo at naging Katoliko? May ganun bang pangyayari? Wala pa naman ngayon. Pero meron kaming, may mga student na they are ano sila, non-Catholic, but they are very active in mass. No? Kasi nga, mass. Yes, LA teacher. So, ini-invite ko sila. Sige, tara na, mag-campus ministry na kayo. And then, sasabihin nila na, ma'am, hindi ako Catholic. Sabi ko, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag ka lang mag-sign of the cross. Sabi ko, okay lang yan. Tapos, magaling siya sa kumanta, magaling siya kumanta. Sabi ko, sige, kumanta ka na mag-quar. Ma'am, hindi ako Catholic. Sabi ko, kanta lang yan. Huwag mo lang kantahin yung hindi dapat kantahin sa inyo. Mga ganyan. So, active na siya. Tapos, siya yung, actually, one of our leader in campus ministry is a non-Catholic. Siya ay actually born again. No? Pero siya ang nasa worship leader. So, yeah. Hindi siya Catholic, pero siya yung nag-o-organize ng mass. Pero hindi siya, siya yung nag-o-organize ng mass. Kasi siya ang worship leader namin. Nag-o-organize din siya. Siya rin yung sa collectas. Siya rin yung mag-follow up ng mga statue na gagawitin, the image, yung utusan. And then, makakalimutan ko na lang na hindi pala siya Catholic. Tapos, ipaparosary ko siya. Tapos, sabi ko, okay, si campus ministry leader, you lead the Holy Rosary for our flag ceremony on Monday. Tapos sasabihin, ma'am, hindi ako Katoliko. Ay, nga pala. Makakalimutan ko na kasi nga, nag-join siya. So, although wala namang conversion na nagaganap, no, at least, nai-introduce mo sa kanila yung Catholic faith. Hindi man sila lumipat sa Katoliko, at least sila, as non-Catholic, naiintindihan nila. Ano bakit ginagawa ito ng Katoliko? And doon lang, no? At least matuturo mo sa kanila how to respect the Catholic religion. Correct, respeto. Respeto, no? Kasi hindi mo pwedeng piliting mag-convert yan. Mahirap. Kasi actually si Lord talaga yung gumagawa niyan eh. Yung conversion of heart. Yung conversion. Pero sa pagiging teacher mo, sis, ano yung tingin mo nagiging issue or ano yung napansin mo bilang isang religion teacher sa mga estudyante na bakit minsan mababaw sila sa kanilang Catholic faith? Real talk, brother. Kulang ang catechesis. Ito yung challenge sa simbahan. Pagtatanong ko yung mga bata, okay, sabi ko, simple question. Sino dito Katoliko? Okay, magtataas ang kamay. Sige. As a Catholic. As a Catholic, ha? Sabi ko. Diyan lang muna yung mga non-Catholic. Sasabihin ko. Sa mga Katoliko, sige nga, sinasamba ba natin si Inang Maria? Yung iba magtataas ang kamay, brother. Magtataas ang kamay. Sabihin, ang sasabihin. Oo. Taas ang kamay, sinasamba daw natin. Yes! And then, dun ka magka-question, bakit hindi alam ng mga bata? And then, babalik ka doon. Nasaan ang katesismo? Nasaan ang katesismo? Yes, nagsisimba, pero kailangan natin ng strong na katekesis. Ito yung nakikita kong challenge sa simbahan. Maraming katekista, which is very good. Maraming magagaling na katekista. Pero kailangan din natin turuan ang mga katekista kung paano magturo ng doktrina. Not just a prayer. Boom. Not just na magturo ng, okay, Our Father, magpamemorize ng Hail Mary, magpamemorize ng The Creed. Hindi ito yung kailangan lang ng bata. Kailangan ding ikatikay sila kung bakit Katoliko sila. Yun, yung foundation. Yun yung napansin ko sa mga, yung foundation. Yun yung napansin ko, brother, sa mga estudyante, no? But later on, sabi ko nga sa kanila, you are very blessed na nandito kayo nag-enroll sa Catholic school kasi meron kayong subject na religious education. Pero ano yung tingin mo dapat magawin ng mga katekist? Ikaw bilang isang katekist? Kasi minsan mahirap magtawag ng tao para matuto at makinig eh. Ikaw ba, anong ginagawa mong approach? Sa akin yung approach, brother, umaalis ako dun sa tradisyon. Ang tradisyon kasi, at ako, nung nag-elementary ako in public school, meron kaming katekista.
Okay? So, alam, nakikita ko yung approach nila. So, ang ginagawa ko ngayon para ma-encourage, especially kapag nagtutok tayo ng apologetics, wala masyado yan. Kasi nakatamad yan eh. Oo, oh, nakakatamad yan. Ang boring, no? So, boring, kailangan, oh, religion. Boring yun. Religion. Diba? Ako, amen, amen. Ano to? Aleluya, aleluya. Gaganyan na naman yung mga student mo niyan. Diba? Pero ang ginagawa ko kasi, brother, kailangan mong umalis doon sa traditional na pagtuturo at pumunta ka sa modernong pagtuturo. Kailangan mo siyang i-press. The same doctrines, kasi nasa modern evangelization na tayo, sa new age, new evangelization, mula doon, parehong doktrina, pareho ng konsepto, parehong tinuturo, iba nga lang ang pamamaraan. Iba yung delivery mo. Kasi pag hindi mo sinundan itong mga kabataan, or kahit sinong tao, anumang age yan, pag hindi mo sila tiningnan kung sino yung audience mo, hindi mo makukuha ang attention mo. Kaya every time na nagtutok ako, pag nasa loob ako ng classroom, iba approach ko. Iba approach ko sa kanila. Pag nasa labas ako at nagbibigay ng talk, tinitingnan ko yung audience ko. Always kong tinatanong, sino ang audience? Ano ang age? Pag bata yan, mga kids, iba ang strategy ko. Pag matanda yan, iba rin ang strategy ko. Same doctrines, same teachings, different strategy. Ganito mo sila makukuha. And for the catechist, para sa mga catechista natin, ito yung challenge din sa mga youth. Kasi ang ating mga catechista ngayon ay, well, mga ano na, mga adult na. No? Sila na yung mga matatagal na catechista. Kailangan ng bata. Kailangan itong mga kabataan sa simbahan pumasok na sa pagiging katekista para matulungan nila. Kasi kailangan nila ng, kailangan ng simbahan ng mga kabataan na makakaswak sa ugali din ng kabataan. Alam nila kung saan yung kilite ng kabataan. And of course, kahit naman yung mga senior natin ng mga katekista, they can still naman no, na makuha yung attention nila. Yun nga lang, kailangan natin na turuan din or ipamulat din sa maraming katekista na hindi lang prayer ang dapat ituro sa mga bata. Kailangan mo rin silang buksan ang mata nila kung ano at bakit sila Katoliko. Amen. Emotion. Di ba? Yung emotional why. Pag doon kasi nagsimula, it will all follow eh. Yung hunger nila to learn more. Once na binuksan mo yung puso nila dun sa core ng pagiging Katoliko. Curious ako, ano yung papel sa'yo ni Mama Mary at ng Rosario? Okay. So in my personal life, okay, real talk again. Mahilig akong mag-real talk. Diretsahan na tayo dito. O, diretsahan na tayo dito. Magpapaplastikan pa ba tayo dito? Kahit active ako noon, ang kulang sa akin, I mean, nag-rosary ako. No, nagigets ko kung gaano ka-importante si Mother Mary. Ilang years lang na ito, itong mga previous year, dun lang ako sinampal ng katotohanan. Kasi every time na nagpipray ako, sinasabi ko lang lagi, sa pangalan ni Jesucristo, in the name of Jesus Christ, amen. Yun lang. Pero last year, di ba, very late, no? Although nag-rosary ako, very late. Last year, meron akong student nung nag-vocation campaign kami. Vocation campaign. Punta kami ng seminaryo, siya pinalid ko. Ang ganda ng prayer. Sa ngalan ni Jesucristo at sa matamis na puso ni Inang Maria. Amen. Ooh. Sinampal ako ng katotohanan, brother. Nakinig lang ako sa prayer niya. Marami namang sinampal ako ng katotohanan. Bakit? Sabi ko, parang never ako nag-closing ng prayer na humingi ako ng intercession ni Mother Mary. Humihingi ako ng intercession ni Mother Mary. In a separate prayer. Separate prayer. May sariling prayer. No, Mother Mary, Mama Mary, no, sana ganito, ganyan. Tulungan niyo po ako, Inang Maria. A separate prayer. But pag nagpipray ako, never kong nilalagay si Mother Mary sa prayer ko. So itong batang ito, sinampal ako ng katotohanan. Ang ganda eh. Sabi niya, at sa matamis na puso ni Inang Maria, ayun. Wow! Grabe siya! And simula noon, alam mo ba, every time na nagpipray ako, sabi ko, lahat ng ito ay pinapag... Publicly, lahat ng ito. Yes, publicly.
Tapos sabi ko na, pag ako nagpipray na, sa pangalan ni Hesus Kristo at sa intercession ni Inang Maria. Ayan na. Sa intercession ni Inang Maria. Amen. Gagay na ako. So, dito nag-start. But before pa dyan, pag pumupunta kasi ako ng adoration, ito yun. Nandun ako sa point, brother. Lagi ito. Siguro, pagiging conscious ko rin na kailangan i-assess mo rin yung sarili mo. Every time na pumupunta ako ng adoration chapel or magpipray ako sa church, alam mo yung feeling na ano ka, hindi ka karapat-dapat na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Andun ako lagi sa moment. Every time, nasa simbahan, nasa adoration, sabi ko, okay, kaharap ko rin yung sacrament. Pero parang, hindi ako worthy na humarap dito. Parang, feeling mo pa rin, may sinner ka pa rin, ano ka pa rin, ang dami mong kakulangan sa sarili mo. And then, sige, magpipray tayo. Okay, sige, pray. And then later, after ko magpray kay Lord, sasabihin ko, Mama Mary, kapag sabi ko na si Mama Mary, Mama Mary, kahit yung nasa harapan ko sacrament, sabi ko, Mama Mary, sabi ko, tulungan mo ko. Lagi, nagre-request ako ng prayer, ng intercession ni Mother Mary, yung pagmamahal niya bilang ina. No? Kasi kung ako nga, feeling unworthy, not worthy talaga ako sa sarili ko, even magtawag kay Lord, sabi ko, sige, takbo tayo kay nanay, takbo tayo kay Mama Mary, tulungan tayo ni Mama Mary. Sabi ko, tulungan tayo ni nanay. So, ganun siya. Ganun siya noon. Meaning to say, panahon na yun, sis, hindi yung devotion mo kay Mama Mary, hindi mo siya binibigkas publicly. Parang gano'n. Hindi siya binibigkas. Yes! Hindi siya. Pero nagpipray ako kay Mother Mary. Yeah. I know kung gaano kahalaga. Yes. Pero dun sa general, ang sabi ko lang sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Panginoong Jesus, pero dun ako sinampal ng katotohanan ng isa kong student. Ang ganda niya kasi, sa matamis na puso ni Inang Maria. Wow. Yun ang narinig ko. Wow. Sabi ko, okay, simulan na natin. Sabi ko, okay, simulan na natin. So, publicly, talagang sinasabi ko, at sa intercession ni Birheng Maria. Yan na. Sabi ko, nagsisimula na. At napakaganda. And then later on, every time na sinasabi ko siya, parang, alam mo yun, yung para siyang kanta. Sa pangalan ni Jesus Cristo, at sa intercession ni Birheng Maria. Parang siyang music sa akin. Parang alam mo yung proud na proud kapag sinabi mo yung words na iyon. Kasi you're asking the intercession ni Mother Mary. Yun nga, pansin ko din eh. Minsan, pag Mama Mary na sila mismo para nag-isipin nila pag sinabi nila yun publicly, na o-offend yung mga ibang religion. Kumbaga parang yun ka doon, di ba? Pero sa akin, brother, kasi pag pinalid nila ako, kahit may non-Catholic chat, hindi. Sige, magpipray ako, pinalid niyo ako eh. Choice niyo yan. Di ba? Pero pag may mga non-Catholic... Makinig kayo, ha? Oo. Pag may mga non-Catholic, kasi marami na. Sinasabi ko lang sa kanila, sa mga Katoliko, maaari tayo mag-sign of the cross. Yun ang sinasabi ko. Para at least aware sila, okay, mag-sign of the cross tayo. No? So, may mga nagsasabi sa akin yan, uy, ano ba, pwede ba ka na mag-sign of the cross kasi may mga non-Catholic? Sabi ko, no way. Sabi ko, Katoliko pinalid nyo. I'll sign of the cross. Tapos, wag silang mag-sign of the cross. So, basta ako pinalid nyo, walang sisihan. Pag ayaw nyo ng Mother Mary sa pangalan. Hindi ka magkocompromise. Hindi. Kayo mag-adjust. Unang-una kayo mag-adjust. Pag ayaw nyo ng sign of the cross at ayaw nyo ng Mother Mary sa prayer, ibang ang invite nyo. Pero ako magsa-sign of the cross ako. Ang ganun yun. This is my Catholic faith. Believe ako sa'yo, sister. Pero binabanggit mo pa rin yung in the name of the Father and the Son. Yes! Wala. Talagang, sige, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa intercession ni Birheng Maria. Amen. Sino paborito mo, Santo? Dati wala. Okay, to tell you honestly again, lahat ng saint, wala akong specific saint, unlike other Catholics na meron talaga silang specific na santo na pinipray, na okay, ito yung patron saint. Oo, kaibigan nila. Ako wala, bro. Ako wala. Nangangaral ako what is the importance of saints. And lahat sila pinipray, lahat sila humingi ako ng tulong sa kanila. Pero wala akong, alam mo yun, yung okay sa akin to, ito yung, pero, way back 2021, kung di ako nagkakamali,
meron akong isang saint na nakilala, no, nakilala kasi pinapakilala kasi siya dito yung devotion niya. Siya si Saint Anna Schaefer, no. Isa rin siyang kabataan. Then binasa ko yung first story time ko niya. Narinig yan, ah. Kasi hindi siya kilala halos, bro. And kaya nga pinopromote siya ngayon dito sa Pilipinas. At napakaganda ng kwento niya. Although may mga saints na ako like Saint Bernadette, San Lorenzo Ruiz or San Jose de la Del Rio. Napanood ko na, nalaman ko yung kwento nila. Pero si Saint Anna Schaefer, yung story niya yung talagang umepekto talaga sa akin, no? Sabi ko, ang simple ng santong to. Alam mo yun, hirap niya, tapos lahat ng paghihirap niya, ino-offer niya para sa kasalanan lahat tao. So, si Saint Anna Schaefer, ang ginawa ko, dahil tumatak siya sa akin, yung section ko last year, yung advisory ko, kasi ang mga saints namin dito, kami ang nagde-decide kung sinong saints, no? Pinapangalan namin yung saint namin. So, sabi ko, okay, magsi-Saint Anna Schaefer tayo. So, si Saint Anna Schaefer yung ano. So, first section, class section in the Philippines na ang pangalan ay Saint Anna Schaefer. So, yun. Si Saint Anna Schaefer ang isa sa mga patron saint. Nagtitignan ko para ano siya? For the sick and poor. Yes. Patron saint of poor, sick, and suffering. Palagi ka humingi sa kanya ng intercession ngayon ever since nakilala mo siya. Yes. Oo. Kasi nga, isipin mo naman, patron saint of poor. Oh, pobre naman tayo. Mahirap tayo. Diba? Sick, no? Not only physically but spiritually and suffering. Always tayo nagsasuffer. No? Ang kagandahan dito is meron tayong second class relic niya, no, na ibigay sa atin. So pinapahiram natin siya for the public veneration. Kung sino yung gusto mag public veneration, dinadala natin siya. Sabay promote. Damit niya yun? Yung mismong tela na ginansilyo niya. Oh, wow. Galing. Yun yung meron sa atin. Oo. Yes. Sa mga ka-faith natin, sa mga viewers na ngayon nanonood, bakit napakahalaga ng Eucharist sa ating pananampalataya? Well, the sacrament of Eucharist is the highest worship sa atin, sa ating mga Katoliko. Eucharistia kasi ang ino-offer dito mismo, si Jesucristo. Ang Eucharistia, pagpapasalamat natin, thanksgiving natin yan. Ang napakaganda sa sakramento ng Eucharistia. Bakit gandang-ganda ako sa kanya? At bakit napakahalaga? Imagine, pag tayo nananalangin sa Diyos, no, nagsisend tayo ng prayer. Pero sa sakramento ng Eucharistia, tinatanggap natin mismo si Jesucristo. Saan ka nakakita? Yung tinatanggap natin, Diyos mismo. No, not only spiritually, tinatanggap mismo natin the real body and the real blood of Christ. This, no? Mismong katawan, totoo, tinatanggap natin. Saan ka nakakita? Diyos ang tinatanggap mo. So, napakahalaga siya. And at the same time, this is the, ito rin yung isa sa mga pagkakataon natin na na magpasalamat, sumamba, 1 hour, imagine, 1 hour na misa. At pag natuto tayong mahalin yung Eucharistia, makikita mo yung sa simula pa lang ng Eucharist, gandang-ganda ka na. Ako kasi, brother, yun yung binigyan ko ng focus dito sa school. Dito kasi nung pumunta ako dito, yung first start ko dito, although Catholic school siya, may mga bagay akong nakikita na sabi ko kailangan baguhin. Kneel, yung pagluhod. Alam mo, mga ka-faith, ang ganda pag lumuluhod tayo sa misa. Especially kapag tinataas yung katawan at tugon ni Cristo during the consecration, napakaganda ang lumuhod. Kasi mararamdaman mo yung presence. Real talk yun eh. Di ba? Feel na feel mo siya. Kaya nung ako yung humawak ng campus ministry, talagang sinabi ko talaga sa principal, sa vice principal, sabi ko, payagan niyo na ako dito. Ire-record ko yung mga Catholic student na lumuhod. Eh wala kaming luhuran kasi semento yung court namin. Sabi ko, tuturuan natin silang lumuhod. Grabe. So, tuturuan natin silang lumuhod. Tapos, ang maganda kasi dito, since ako ang real-ed nila, nagka-catechize din ako doon. Ang ginagawa namin, okay, nira-wrap up namin yung ano, ino-overview namin yung misa. Okay, luhod tayo. Luluhod kami 5 minutes.
Mm. Pinapaluhod ko sila, kasama ako, nakikiluhod din ako sa kanila 5 minutes. Sabi ko sa kanila, dalawang minuto, tatlong minutong nakaluhod kayo, makikita nyo kung gaano kaganda ang Eucharistia. And you, maa-appreciate ninyo kung ano yung tinatanggap ninyo. And yun, tinuruan ko sila, itong tinatanggap ninyong Eucharistia, real body and blood of Christ, even the smallest particle. So tinuruan ko sila yan na, oh sige, pila kayong lahat. Tapos yung non-Catholic student, siya yung ginagawa kong pare. O since hindi naman siya pwedeng tumanggap ng Eucharistia, sabi ko, o sige, tayo ka dito, tapos ikaw yung magbigay. So siya yung nagiging pare. O sabi ko, ikaw yung pare ngayon, kasi hindi ka naman pwedeng tumanggap. So ikaw yung magbigay. Grabe. So sabi niya, oh, iba talaga pag teacher, no? Oo. So pinapapila ko sila yan. Tapos sabi, o sige, tingnan nyo. Pinapasimot ko sa kanila yan. Halimbawa, paano magsimot? So nakakatuwa kasi ngayon nakakita na yung result na pag kada kuha nila niyan, titingnan nila yung kamay niyan, tapos magdidila-dila na yan sila ng daliri nila, ganun na yan sila, tapos binabantayan na pag may nahuhulog. Napakahalaga ng Eucharistia kasi sa Eucharistia, nire-remind lagi tayo kung ano yung sacrifice ni Jesus. No? Sakripisyo ng Diyos. Tinatanggap natin ng Diyos sa sarili mismo natin. And napakaganda niya, no? Napakaganda ng sakramento ng Eucharistia. Yung sabi mo, yung basic na yan ay katawan at dugo ni Kristo. Pero real talk, maraming Katoliko ang hindi naniniwala na yung tinatanggap nila is talaga ba? Parang may duda sila eh, no? Parang 70% of Catholics did not believe. Marami. Marami. Oh. So paano mo in-handle? May mga encounter ka pang ganyang na nirilto ko sila. Paano? Nirilto ko sa kanila. Sabi ko, oh, sino dito yung tumatanggap ng Eucharistia tapos dinadala pa sa likod, tinutur pa si Lord. Diba? Yung pa-receive nila, tapos kukunin, tapos mag-a-action ako niyan. Sabi ko, nirilto ko sila yan. Pero ni-explain ko sa kanila, isang part ng Misa, nagkakaroon ng transubstantiation. Saan sa Misa o anong ibig sabihin ng consecration? At bakit sinasabing totoong katawan at dugo ni Kristo? Alam mo kasi, brother, ito yung challenge. Tulad ng sinabi mo kanina, napakahirap i-explain sa mga kahit Katoliko, paano itong puti na ito na ostya, naging katawan, mukha pa rin naman katawan, mukha pa rin naman tinapay. Ang sasabihin ko sa kanila, para maniwala kayo na itong tinatanggap ninyo ay totoong katawan ni Kristo, kailangan nyo ng pananampalataya. Yun. Kasi kung wala kayong pananampalataya, never kayong maniniwala na itong tinatanggap ninyo posibleng maging real body and blood of Christ. At ito yung lagi kong line. Ito yung line ko lagi sa mga bata, sa mga kausap ko, mapa-adult man, outside or inside the school. Sabi ko, lasang tinapay, mukhang tinapay, pero totoong katawan ni Kristo. Lasang wine, ganda na, no? Mukhang wine, pero totoong dugo ni Kristo. Faith. Have faith. Faith is our response to the revelation of God. Pero kamusta yung mga student mo? Kamusta yung reception nila dito? Ang kanila ng action, brother, pagdating na sa Misa, malaking pinagbago. Malaking pinagbago. The way silang pumila, kasi dati, syempre mga bata pa to, minsan, alam mo yun, naglalaro pa habang nasa pila, ganun yung sila. Pero ngayon, behave sila sa pila. And they know na yung proper na gesture nila dapat when they receive the Eucharist, ano na yung gagawin nila. At hindi na sila nahihiyang lumuhod. Dati kasi nahihiya pa yan eh. Dati kasi nagre-reklamo pa yung sakit. During consecration. During consecration, di ba? At nakakatuwa dito kasi kahit wala na sa Misa mismo sa school, pag uma-attend yung mga student namin outside. Regular Sunday. Regular Sunday. Or diocesan. Diocesan activities. May Misa yan. Lahat tatayo. Tapos part ng consecration na. May one time dyan na nahiyaan ako sa sarili ko. Kasi, tiningnan nila ako kung luluhod ako. And siguro na blanko ako that time. Yun pala, hinihintay nila ako kung luluhod ako. Kasi first event namin yon na tinuruan ko lang silang lumuhod noon. Kasi usually, dito sa sila sa school, tinitingnan nila ako kung luluhod ako. Sabi ko, nakakahiya, dapat inuna ko. So, lumuhod ako. Pag luhod ko, lumuhod sila. And only ang aming school ang nakaluhod during mass. Wow.
Yes. No, from that nahiya ako sa sarili ko kasi hinihintay nila ako. And then sa mga susunod na mga activity, no, may misa, pag kaya nilang lumuhod, siyempre titingnan nila ang space kasi sometimes sa mga activity wala talagang space, bro, na pwede kang lumuhod. So, magi-stay kang nakatayo. Pero hangga't mayroong space, lumuluhod itong mga kasama kong student. Tapos luluhod din ako. Tapos minsan, meron pa rin naman sila doon part na nahihiya. Ang mahalaga dito is yung behavior nila inside the Sacrament of Eucharist, maayos sila. No, hindi nila inuunahan yung pare na umalis. Usually kasi sa misa, sa simbahan, pagkatapos ng final blessing, naglalayas na sa ng simbahan. Nag-uunahan na yan, takot na hindi makalabas ang simbahan. Pero tinuro namin sa kanila na paalisin niyo muna ang pare. Yes. Kasi hindi pa tapos. Meron pa silang exit na magbabaw sila yan sa crucifix. Sabi ko, hindi pa tapos. Stay muna. So, nasobrahan nga lang minsan. Kasi kahit tapos na ang misa, nagpapapicture na for photo op na documentation, nakatayo pa rin sila. So, kailangan mo silang sabihin, okay, pwede na kayong umupo. Kasi nakasanayan na nila, which is very good din naman. And ang mahalaga is, nakikita mo sa kanila na na-appreciate nila ang Sacrament of Eucharist. Amen. Yun nga maganda eh, pag once na-introduce mo sa kanila yan, at naging habit na nila yan, tuwing consecration luluhod, yun, dadali nila yun hanggang paglaki nila eh. Diba? Magiging normal. Yes, magiging normal. Di ba pag alam mo Diyos yan, alam mo na yan ay katawan na dugo ni Kristo, luluhod ka eh. Alam mo Diyos yan eh. Di ba? Yes. Di ba like yung mga santo, yung mga pag anghel nga lang nakikita nila, lumuluhod sila eh, di ba? Pag mga parisyon ni Mama Mary, napapaluhod. Tapos, Diyos mismo, di ba? Parang pag yun yung mindset mo, alam mo eh, di ba? Na Diyos to at with full reverence ay talagang mas mararamdaman mo yung ginagawa through your action. Doon papasok, brother, yung contribution ng mga Catholic school. Kasi inside the Catholic school, magsisimula yung pagtuturo sa pagiging Katoliko. I-catechize. Yes. Kaya may tanong dyan yung rector namin eh. Sabi niya, what makes Catholic school a Catholic? Ang sagot ko doon, nagtuturo tayo ng faith. Amen. What makes Catholic a Catholic, Catholic school a Catholic? Nagtuturo tayo ng Catholic faith. Yun yung pinaka-focus natin dito. Challenge din talaga, di ba? Na patuloy na i-catechize. Kasi maraming Katoliko ay sacramentalized but not catechized. Yes, totoo yan. We are thankful, grateful na merong isang katulad mo, sis, na talagang patuloy na sinisigaw ang kanyang Catholic faith. And how about confession? Paano mo explain in a simplest way sa ating mga ka-faith? Ano ang confession? At bakit mahalaga to? The church, one of the mark of the Catholic Church is holy. Bakit holy? The church is holy because the founder is Jesus Christ, which is holy. However, the member po ng simbahan are sinners. We are all sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Now, hindi ito nagbabawas ng kabanalan ng simbahan. Hindi ito nakakabawas sa kabanalan ni Hesukristo. Dahil tayo ang mga miyembro ng simbahan ay makasalanan. But actually, doon pumapasok yung kabanalan ng simbahan. Why? Because one of the mission of the church is to help us na makita yung path to holiness. At sa pamamagitan ng ano? Through sacraments. The seven sacraments. And one of the sacraments is the sacrament of penance and reconciliation, or also known as the penance of confession. Sa penance of confession, tinutulungan tayo magbalik loob sa Diyos. Tinutulungan tayo magbalik magbalik loob sa Diyos. And unang-una na kailangan nating matutunan dito sa confession na nagkakasala tayo pero kailangan natin ng humility. Kailangan nating maging humble sa harapan ng Diyos. Gaano kaganda ang sacrament of confession? Ikaw na naguguluhan. Tayo na naguguluhan. Tayo na feeling mo na hindi ka worthy sa natawagin yung pangalan ni Lord. Punta ka sa sacrament of confession. Ang pare, ito sinasabi ko sa student ko, walang pare na i-judge ka sa sacrament of confession.
Wala kang paring magsasabing, uy, grabe naman, kasalanan mo na yan, baka dumiretso na ka na sa impyerno. Wala pa akong paring na naririnig na nagsabi na, no ba yung klase mo, grabe ka naman, may pagkademonyo ka na ba? Wala. Instead, ang sasabihin ng pare sa'yo, he will remind you kung gaano ka kamahal ng Diyos. I-remind tayo ng pare na sa kabila ng pagiging makasalanan natin, we can still be a wounded healer. Nire-remind Amen. Tayo na mahina tayo, pero pwede tayong magbago. So, ganito yung mga klase ng mga salita na maririnig natin. And the feeling kapag nag-confession ka, alam mo yung parang okay, napatawad na siya. Ganito kaganda yung sacrament of confession. However, may reminder ako lagi, no, sa mga kapwa nating Katoliko. Kapag tayo nakakatanggap ng sacrament of confession, kailangan mo munang maniwala sa authority ng pare. Ang awtoridad ng pare na magpatawad sa ngalan ni Hesus Kristo in persona Christi. Kasi kung ikaw mismo wala kang tiwala sa pare, hindi mo lubusang ma-open yung sarili mo sa pare. At nandoon yung doubts mo, pinatawad nga ba ako ng Diyos? So first, have faith and recognize the authority ng mga kaparian natin. And trust, tiwala, na hindi ibubulgay ng pare kung gaano man kalaki. Hindi nila imamarites yung kasalanan. Kasi kung wala kang tiwala sa pare, ako sinasabi ko, hindi natin fully na ma-experience the sacrament of confession. Reconciliation that's the beauty of reconciliation. Napakaganda. Ano masasabi mo, sis? Direct to God na lang ako? Sa amin ni Lord, may ugnayan kami. Ganyan. Well, there's nothing wrong with, walang mali sa direct to God. Kasi again, meron tayong two kind of sin. We have the mortal sin and we have the venial sin. So, if alam mo na venial sin yan, you direct to God. Mag-pray ka sa direct to God. But remember, hindi lahat ng kasalanan mo ay pwede mong idirekta sa Diyos. O, pag pumatay ka ng tao, pwede mong idirekta sa Diyos. Oh, Lord, sorry po, nakapatay ako ng tao. Okay, na-forgive na ako ni Lord. Ganun lang. Eh kung ganun lang kadali, my goodness, kahit pumatay ka ng 100 tao dyan, gumawa ka ng kasalanan dyan, ang bilis naman! Diba? Correct. Bilis-bilis naman. Ang tingin mo si naman. Si Jesus na nagpapako sa krus eh. Oo, diba? So, tapos ikaw, ganun lang. Not all sins, hindi lahat ng kasalanan, pwede po nating idirekta sa Ginoo. Again, tulad sabi ko sa Sacrament of Eucharist. Tama. Naalala ko yung sinabi ni Father Carlos Martin, grace is not cheap. May effort. Dapat may ginagawa rin tayo para sa sarili natin. Paano natin tatawagin ng Diyos? Totoo yun, brother. Wow. No? Kasi hindi naman, alam mo yung brother, yung hindi mo nakukuha agad yung pagpapatawad ng Panginoon na ganun lang kasimple. Kailangan mo pa rin pagsisihan. Kailangan mo pa rin may mga gawin, no, para alam mo yun, para mapatawad ng lubusan yan. Ito kasi madalas common to purgatory. Paano mo explain in a simplest way ano ang purgatory sa ating mga Katoliko? Simple natin. Especially kung may mga nanonood po ng mga non-Catholic man sa mga ka-faith po natin. Sinasabi ko lagi, ang purgatorio ay grasya at pagmamahal ng Diyos. Bakit grasya at pagmamahal ng Diyos? Bakit? Kasi hindi hinayaan. Again, ang purgatorio, dito yung nililinis pa yung mga natitirang kasalanan, yung mga venial sin natin. Kaya siya tinatawag na grasya at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, imagine, hindi papayagan ng Diyos na mapunta agad sa impyerno kahit yung may kasalanan na kaliit-liitan. Hindi niya hahayaan na mapunta sa impyerno. Kasi kung lahat ng mayroong maliit na kasalanan, may kasalanan, still kasalanan pa rin yan, ha? Walang mabuting kasalanan. Pero yung venial sin na hindi nakamamatay, kung hahayaan, imagine, baka lahat tayo mapunta sa impyerno. Pero because of the love of God, mayroong purgatorio na ibinibigay, may pagkakataon na malinis tayo doon. At dito papasok yung pagmamahal din nating mga tao sa mga namayapa nating kamag-anak. Dito papasok yung mission natin upang ipanalangin sila.
So ang purgatorio, kung saan ang mga kaluluwa ay nililinis, yung pagmamahal din natin at pagmamahal ng Diyos, na hindi hahayaan ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno dahil sa nagawa nitong kasalanan na hindi nakamamatay. So, pagmamahal ito ng Diyos. Yeah, mercy of God. Kasi parang grabe the naman, no, pag namatay ka na, paano yun? Eh, kasi, sino ba sa tingin mo ang pwede ang mamamatay nang walang nagawang kasalanan? Parang ang hirap nun, di ba? Kasi di mo na alam kailan ka mamamatay eh. Sabi sa Bible, walang pwedeng sino man humarap sa Diyos na may bayad ng kasalanan. So, parang yes, it's hard. Wala makakapasok sa kaharian ng langit. Wala makakapasok na anumang klase ng kasalanan sa langit. At paano mo sinasagot yung mga tanong na, eh, biblical ba yan? Wala, may purgatory ba sa Bible? Parang wala naman ako nababasang purgatory sa Bible. Well, actually, if the non-Catholic yung nagtatanong, bro, sasabihin mo talaga, wala sa Biblia. Wala sa Biblia ninyo. Kasi, one of our bases po, no, ng ating, ng purgatory is makikita sa Book of Maccabees. Maccabees, yes, sa Book of Maccabees, kung saan si Maccabeo po ay nanalangin para sa mga namayapa na. No, sabi nga niya, kung walang silbi ito, kung ang mga panalangin sa mga patay ay walang silbi, kung walang muling pagkabuhay. No, doon ito yung isa sa mga pinaka-biblical basis natin for the purgatory. However, ito yung mga binibigay natin sa mga Catholic. Pero kapag non-Catholic kasi ang nagtatanong sa akin, sinasabi ko, wala talaga yan sa Biblia. Pag ang Biblia nyo ang gamit. Kasi una, kung gusto nyo usapan, gamitin natin Deutero canonical books. Kaya usually, pag non-Catholic po yung sumasagot and kakilala ko, I always tell them na lang, it is God's mercy. At nabanggit ni Paul din yan, yung walang lahat tayo dadaan sa fire. Yun, diba? Oo. And other biblical basis in the New Testament. Sa ating mga ka-faith ngayon na medyo medyo lumalamig sa kanilang pananampalataya, ano pwede mo ma-advise sa kanila? Paano ba nila pwedeng palalimin ang kanilang Catholic faith? At paano ba nila ito mas pwedeng maintindihan? First, mahalin mo muna yung Eucharist. Balik tayo sa Eucharist. Mahalin mo muna. Centrality yan ng... Central yan eh, di ba? Kasi, pag sakramento muna. Kasi aanihin mo yung kabisado mo yung Biblia. Ako bro, naniniwala ako, kahit kabisado mo yung Biblia, magaling kang magdebate, word by word, presikulo. Para kang dictionary. Para kang dictionary, walking encyclopedia, walking Bible ka. Pero hindi mo mahal ang sakramento, especially the Eucharist, walang silbi yan. Let's go back kung saan tayo dapat. Mahalin mo yung Eucharistia. Pag may pagmamahal ka sa Eucharistia, mamahalin mo ang Diyos. Magsisimula lahat ng faith doon. Lahat na, susunod na. Unahin mo muna. Back muna tayo sa basic. Huwag kang tumalon. Huwag kang masyadong excited. Kasi alam mo yun, parang gusto mo nang magbasa ng libro, hindi mo pa nga alam ng alphabet. Diba? Gusto mong magdepensa ng gusto mong makipag-debate, pero even the sacrament of Eucharist hindi mo mahalin. Na kung nalalamig yung faith natin, tingnan natin kung ano yung nagiging reason, no? Kung ano yung challenge sa atin, and then try natin to solve. And isa pa doon is lumapit sa parokya. Lumapit tayo sa simbahan. Madalas kasi takot sa pare eh. Diba? Takot sa pare, maldito, magkasuplado si father. Pero lang kung sinasabi sa kanila, approach your priest. Mukha lang masungit si father talaga. No? Mukhang walang tulog lang talaga yan. Pero sabi ko, mababait yan. No? volunteer. Mag-volunteer sa simbahan. Pumasok sa community, sa mga religious organization. Huwag mahiya. Kasi... sa pamamagitan sa tulong ng mga community natin sa simbahan, mas lumalago ang ating pananampalataya, no? And again, mahalin ang Eucharistia. Speaking of mga kaparian, siguro paano mo i-advise sa ating mga viewers, mga ka-faith, na kasi minsan masyado sila nakatingin sa mga scandal ng simbahan, ng pare, well, real talk, may mga ganyan naman talaga. So, paano mo ina-address yun? Si Father Lasinguero, si Father Babaero.
uy, merong ganyan-ganyan. O, paano mo ma-address this? Tulad ng sinabi ko kanina, bro. The church is holy because the founder is Jesus Christ, which is holy. Pero yung member niya is sinners, no? Pag may mga ganito na address, hindi natin may tatanggi. Mahirap itanggi, no? Kasi ito yung katotohanan. May mga ganun talagang pangyayari. Not only sa priest, kahit sa mga laiko, may mga iskandalo, may mga nangyayari inside the community, inside the mismo ng parish natin. However, sinasabi ko sa kanila, ang kasalanan ng isang miyembro o ng membro, hindi nagbabawa sa katotohanan na ang simbahan natin ay ang iglesyang itinatag ni Kristo. Amen. Kahit gaano man kapangit mo tingnan yan, hindi mawawala ang katotohanan. Ang simbahang ito ay ang binigyan ng autoridad at misyon na i-guide tayong lahat. If meron kang nakikitang mali sa simbahan, approach your priest, baka pwedeng makatulong. Or let's say, tanggapin mo na may ganung kakulangan, pero hindi siya, alam mo yon, hindi siya nagsasalita sa buong simbahan. May sugat tulad natin. No, kasi kung titingnan natin yung isang sugat ng simbahan, tingnan natin sarili muna natin. Wounded healer din tayo, nagkasala rin tayo. Pero anong ginawa? Tinanggap tayo ng Diyos. The same with the church. No, dumadaan sa challenge ang simbahan, pero hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nakatayo. Patuloy pa rin siyang nakatayo. Wow. Ilang hari na ba? No, ilang piluno na ba ang sumubok na sirain. Babagsakin, sirain, dumisan ng simbahan. Ilang presidente na ba ang sinubok na sinubukan ng authority ng simbahan? Walang nagtagumpay ni isa. Amen. Walang nagtagumpay ni isa. Nananatiling makatatag ito, no? So, huwag mong tingnan ang buong simbahan dahil sa pagkakamali ng ilang miyembro niya. So Mara Faith, a quick promotion lang ng bagong libro net ni Brother Bo Sanchez, Multiple Income Streams, How I Created 7 Money Machine and How You Can Too by Brother Bo Sanchez. At kung di nyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker. At kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher, kaya sinulat niya itong Multiple Income Streams. Good news, Mark Faith, na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. This is for free, pinamimigay niya to ng libre. Sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong ito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko po, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang online content creator. Dahil doon, nakapag-build ako ng 4 na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libreng libro na to ni Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libreng copy na to, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee, pwedeng through credit card or kung GCash kayo magbabayad, piliin nyo lang yung DragonPay, makikita nyo yung option dyan. Thank you and God bless. And may question dito siguro, isa lang naman to, si Ludovina Gorne Maderna Lursano. Tanong ko lang po, kinakailangan ba ng mga babae na magsuot ng palda kapag nagpupunta sa simbahan at hindi pantalon? Tama po ba ako na dapat nasa tamang suot tayo dahil ba nalang lugar ng simbahan? Alright. Ako kasi, nagbe-veil ako. No? Yeah, there are times na nagbe-veil ako. Nagdi-dress ako. Pag nagsisimba ako, nagdi-dress talaga ako, bro. Kasi naniniwala ako, pag nasa loob tayo ng simbahan, nandyan yung sacrament, nandyan yung katawan ni Kristo, dugo ni Kristo. At the same time, the church is a temple of God, no? Simbahan, banal na lugar. So, yung modesty, dapat nandoon tayo. But doon sa required ba talaga ang mga kababaihan na mag-veil, magsuot ng dress, required tayong lahat, mapalalaki o mapababae, na magsuot ng maayos at disente sa loob ng simbahan. Hindi required na may brand. Ang sinasabi ay ayusin ang pagsusuot, yung modesty natin. Modesty. Yes.
pagdating doon sa veil, hindi kasi siya, during Vatican II, actually hindi ako masyadong master yung Vatican II and Vatican I na mga Vatican documents. Pero ang alam ko is during Vatican I talagang nagve-veil ang mga kababaihan, no? Talagang may veil yan. In Vatican II is unti-unti na siyang nawawala. Now, ang veil kasi is ano siya, instead of mandate, nagiging calling siya. Para sa vocation. Vocation siya na, okay, anong calling mo? Calling mo bang magsuot ng veil? Now, if calling mo ang magsuot ng veil, then gawin mo yan. Walang masama, walang pumipigil sa'yo. Calling mo yan. Calling natin yan. Okay? Siguro, may mga magsasabi, oh, naku, banal-banal, ang gali naman ito. Diba? Pero yung pag-veil kasi, actually, diba? Pag may veil ka kasi, banal ka tingnan eh. Tapos yung mga marites minsan, yung pa-veil-veil naman yun, yung gali yun. But actually, the veil is to remind us na maging humble sa harapan ng Diyos. Especially in the Eucharist. No? Humble tayo. Symbol siya ng pagiging, ng humility natin. No? So again, yung pagsusuot ng veil, instead of mandate, siya ay calling. No? Tawagin natin siyang calling. Ganda ng, maging modesty, no? Pero both boys and girls po is kailangan magsuot ng ano, ng maayos na kasuotan, no? Ikaw personally, pinopromote po ba pagsusuot ng veil? Yes. Pinopromote ko siya na magsuot ng veil, no? And may mga pictures ako niyan sa personal account ko po na nakasuot ako ng veil, nagsisimba ako ng veil. Tapos, na-encounter ko na yan yung mga jokes na bigla nilang gaganyan yung hair mo, tapos magsasign of the cross sila. Sabi ko, masira ulo to. Kasi nga, ako, di ba, actually, in our parish, ako lang yung youth na nagsasuot ng veil. Ganun yun. Tapos, kausap ko yung mga matatanda, sabi nila, ang ganda pala pag may veil. Sabi ko, kailangan natin ibalik. So, doon nag-start, na pati yung mga matatanda doon, na hindi dati nagsusot ng veil, is nag-veil na. Nag-veil na siya. So, oo. But, of course, there are times na hindi ako nakakasuot ng veil sa mass, especially kapag may mga misa, may mga event, no, na pang-general na siya, kasi may mga sokom tayo. So, ang hirap mag-socom, di ba? Ang hirap mag-camera, mag-document ng diocese pag meron kang veil, di ba? So, pero hanggat may pagkakataon, talagang nag-reveal tayo. Bali, during mass mo lang siya sinusot, no? Hindi during naman, kunyari, pupunta ka ng simbahan, naka-veil, or pauwi, naka-veil. Ay, hindi naman. During mass siya, ha. Before mag-start ang mass, is naka-veil na tayo. Napapagkama lang niya akong madre, eh. Sabi nila, ay, nagmadrin na si Leonor. Sabi ng narinig ng kapatid ko, sabi niya, ay, nagmadrin na si Leonor, sayang. Kasi hindi, ano eh, parang hindi sanay, no? Na nakakakita ng ganun. Pero may required ba ng veil specific sa pagganyan, sis? Parang wala naman. Ang pagkakalam ko, wala. Kasi ang veil naman kasi pantakip ng hair, di ba? Pantakip ng hair. So, may mga nakikita ko. Even the lectors and commentators, may mga veil na as in pabilog lang talaga. Tapos, may mga veil na napahaba na. No? As far as I know, is walang required na veil. Pero kung ako papipiliin, mas gusto ko yung... ang color kasi natin, once lector commentator ka, automatic white yan. White yan. But as a laiko, dati kasi may mga specific tayo yun eh. May white, may black, para sa ganito. Diba? Pero ngayon, wala nang nagiging specific na color eh. No? Minsan may mga pink na, may blue na. Maliban siguro pag haharap ka sa Santo Papa. No? Kasi minabasa ako, pag humarap ka ng Santo Papa, dapat itim. Itim, tama ba ako? Black ang veil? Parang ganon. Okay. Pero sa atin, sa laiko, parang wala namang specific. Na ano sa atin ngayon ha in Vatican I. Maganda 'yon. So let's promote that kind of tradition and practice old values 'yan. Kasi minsan 'yan mga old values 'yan talaga yung priceless eh. See, siguro last question, why you love being Catholic? I love being Catholic because this is the true religion founded by Jesus Christ.
No. Ang daming magaganda sa pagiging Katoliko, mula sa sakramento, mula sa turo niya, mula kay Inang Maria, ang daming maganda na bagay sa pagiging Katoliko. Kailangan mo lang mahalin sila, kailangan mo lang silang matutunan, kailangan mo lang silang maintindihan para mas ma-appreciate mo ang pagiging Katoliko. Kasi pag Catholic lang tayo sa pangalan, hindi mo makikita yung kagandahan. I love being Catholic kasi, again, nandito yung sakramento ng Eucharistia. Baka meron kang gustong i-promote sa ating mga ka-faiths, sa ating mga viewers na nanonood niyan. Alright, oo, nais ko pong i-promote ang aking Facebook page. Ayan, Speed Talk by Sis Leon Rosales. Pwede niyo po akong i-follow or sa aking YouTube account, Speed Talk by Sis Leon Rosales. And of course, you can use my videos po if may mga gusto niyo siyang gamitin. Wow. Para sa mga instructional materials or may mga videos kasi ako, bro, hindi ko ina-upload sa page. Kasi ang approach ko kasi doon is pang-seminar. No, so hindi ko siya ina-upload sa page, pero kapag may mga nagme-message sa akin, humihingi, doon nagbibigay ako ng mga pang-seminar type na video ko na. No? So iba kasi yung strategy ng video pagdating sa seminar na siyang purpose, no? And of course, para po sa mga ka-faith po natin, pinopromote ko po, go to Mass, magsimba po tayo, appreciate the Sacrament of Eucharist, napakaganda po niya, super, especially kapag consecration time na niya, consecration, tinataas ang ostya, tinataas yung wine, the way mo siyang ma-receive, alam mo yun, ganun yung feeling ko. Ganun yung feeling ko sa iyo. Ecstasy. So, oo, yung ecstasy mo talaga. So, pinopromote ko siya, no? Ini-invite ko kayo to go to Mass, focus sa misa, wag sa katabi, focus sa misa. Wag sa crush. Oo, wag sa crush. Pakikita nyo dyan kung gaano kaganda yung sakramento ng Eucharistia. And of course, please follow Brother Adrian Milag sa kanyang mga social media account. Kaya nga ang Eucharist is like a foretaste of heaven here on earth. Diba? Yes, totoo. Ayan. And maraming salamat Sis Leonor sa napakagandang mga sharing at catechesis, pagtuturo mo sa dito sa ating mga ka-faith at sobrang na-inspire ako. And gusto ko rin palang i-promote mga ka-faith. Gusto ko magpasalamat sa Merchipool team sa paggawa ng ating mga merchandise shirt ng Adrian Milag TV merch. Ayan, isa to sa mga merch na ginawa nila, itong suit ko ngayon. And if you want to avail this, mga ka-faith, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. And also, gusto ko rin magpasalamat sa Halo app. Ayan, the number one Catholic app sa buong mundo. Ayan, kung ikaw ay nag-struggle sa iyong prayer life or even sa iyong Catholic faith, maraming mga resources dyan sa Halo app na sobrang makakatulong sa iyong Catholic faith. At yan din talagang ginagamit ko everyday sa mga pagninilay, gospel reading, at even rosary. Ayan, dyan sa Halo app. Makikita nyo lahat yan, mga ka-faith. So, libre lang po ang Halo app at i-download nyo na yan. At ilalagay ko din link sa yung dito sa baba ng video na to kung paano nyo pwedeng ma-download ang Halo app. Again, Sis Leonor Rosales, napakaganda ng pag-uusap natin. 2 hours, grabe, no? Parang 1 hour lang, pero siksik na siksik yung mga sharing mo. At ako personally, dami ko natutunan sa'yo. At I'm sure marami pang mga blessing na ibibigay sa'yo si Lord. Yeah, thank you. Thank you rin, brother. Ready din yan sa pag-invite sa akin, no? Isang karangalan na maging guest mo dito sa programa. At makausap ka, no? So collaboration talaga to ng mga social media natin. Closing or final message, mga pahabol na message before kami humingi ng closing prayer. Okay. Simple lang ang mensahe po. Bilang isang bininyagang Katoliko, meron po tayong misyon. Nakikibahagi tayo sa misyon ni Kristo ng pagkahari, pagkapari at pagkapropeta. Itong misyon pong ito, kailangan nating gawin. Kailangan nating makibahagi sa misyong ito. Kapag ginawa po natin ito, very challenging. Hindi magiging madali ang daan, magiging lubak-lubak. Pero sa dulo po, mas makikita ninyo ang kagandahan kung bakit po tayo Katoliko.
pag mayroon po kayong katalungan sa pananampalatayang Katoliko, kailangan po ninyong hanapin ang kasagutan sa pamamagitan ng pagtanong at panganga at pag-aaral nito. So, know your faith, defend your faith in a nice way, and once dinedepensahan natin ang ating pananampalataya, make sure to win the soul, not only the debate. Ganda nun, ha? Amen. Grabe, real talk. At DJ na DJ talaga, sis. Hindi pa rin nawawala eh. Ayan, so I don't want to take so much of your time. Baka pwede kami humingi ng closing prayer from you, sister. Alright, sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ginahimaya, ginapasalamatan ka namon, Diyos, na makagagahong sangtanan. Panginoong Heso Kristo, aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon ng pag-uusap po naming dalawa ni Brother kasama po ang aming mga kapatid sa mga sa pananampalataya. Maraming salamat po na ginamit niyo po kami instrumento upang mapahayag ang iyong salita. Nawa po sa mga susunod na araw, gabayan niyo po kami bilang isang cyber missionary. Nawa po'y gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong mission. Kami po ay maging instrumento po upang palaganap ang inyong salita, hindi para sa sarili naming interes, kundi para po sa iyong pangalan. Ipadala niyo po ang Espiritu Santo upang pumigit na sa aming lahat. Gabayan niyo po ang aming mga pamilya na naiwan sa aming mga tahanan. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na dumaranas ngayon ng kapighatian, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng gyera, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng gutom, nawa po'y ibiyayaan niyo sila, kaawaan niyo po sila. Sa aming pong pagtatapos ng programang ito, nawa po'y hindi lamang dito magtapos ang misyon namin. Again, gamitin niyo po kaming instrumento, hindi para sa aming sariling interes, kundi para po sa iyong kadakilaan. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ni Hesukristo at sa intersesyon ni Berheng Maria. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Wow, what a powerful prayer, sister. Again, maraming salamat po, Sister Leonor Rosales. And mga ka-faith, let's support Sister Leonor sa kanyang ginagawa. Support po natin ang kanyang mga lahat ng ginagawang mga video blog about our Catholic faith. Ayan, so thank you so much, sis, and I will pray for you always. God bless you more abundantly.